Ayan, good afternoon everyone. Kumusta po kayo? Happy New Year sa inyong lahat. Happy New Year po. Di ba kayo puyat? Kaya ginawa namin 2 o'clock para you have sufficient time to extend your sleep. No? Sino mga nag-concert sa inyo kagabi? Are you all in the Philippines? No po. Yes po, ako po. Aaron, Amy, Jean Carlo, are you there? Yes po. Yes po. Yes po. Teka, teka, yes, bakit po mayroon? Sandali, abat mayroon. Bakit may echo? Sandali ah. Yan, okay. Okay, wala na yung aking clone. Hello, Aaron. Amy, Jean Carlo. Andiyan po kayo. Hello po. Happy New Year po. Open na lang ang video para magkita-kita tayo. Yan, okay. Yun. Are you using laptop? Who's using laptop? Yan, kasi may mga reading assignment tayo sa slides. So, kung cellphone gamit nyo, baka mahirapan kayo mabasa. So, if you have laptop, siguro mas laptop na lang gamitin nyo. Pero if you don't have, just try to read the slides mamaya pag pinababasa ko na. Okay? So, again, welcome to your life, marriage, and relationship counseling. Of course, kasama dito ang inyong pre-K na. Lahat ba kayo ay church wedding? Yes. Lahat yes, church wedding? Yes, po. Napi ko lang yung slides ko. Yes, my slides. Slides. Can you see my slides? Yes, po. Yes, sir. Okay. So this is your life, marriage, and relationship counseling session. And I'd like to thank you all for choosing us, for deciding to get the knowledge from our group. I'm proud to tell you na you came to the right place. You came to the right institution because we have the right knowledge that you need to be used as your guide in handling your relationship, in handling your marriage, in handling your future for the next 10, 20, 30, 40 years or 50 years of your lives together. Yun ang aming pinagmamalaki. We have this right knowledge that you need. Kasi kung hindi tama yung ating nakukuhang information, mali yung ating magiging desisyon, di ba? Kasi yung information na nakukuha natin will serve as our guide when deciding, di ba? When we are confronted with problems, yung natutunan natin noon, yun ang ating pagbabasehan ng desisyon. Eh kung mali yung naituro sa atin, kung wrong information yung nakuha natin, syempre mali rin yung ating magiging desisyon. At kapag mali ang ating desisyon, what do you expect? Mali rin ang magiging klase ng ating buhay. Okay? Ganun yun. So, di ba meron tayong conscious mind and subconscious mind? Lahat ng bagay na natutunan natin from childhood ay nag-i-store lahat sa ating subconscious mind. Doon ang gagaling lahat yung ating mga reaksyon, behavior sa isang bagay. Doon natin hinuhugot yun. Depende sa ating mga in-store doon sa ating subconscious mind. Okay? So, kung mali, wrong information, mga hindi tamang turo ang nailagay natin sa ating subconscious mind, we will always have the wrong kind of life. As you can see, kitang-kita naman yan sa ating society. Ang daming sakit ng lipunan, ang daming problema ng ating bayan, na which
I believe you will all agree, minsan natanong nyo na rin siguro sa sarili nyo, kailan ba matatapos yung problemang ito? Di ba? Sigurado ako natanong nyo na yan sa sarili nyo. Kailan ba matatapos ang poverty, kahirapan sa ating bansa? Para bang sa tuwing merong kakandidatong presidente, eh nangangako lagi na aalisin yung kahirapan. Eh ilang presidente na inaupo. Lagi na lang may mahihirap, hindi nawawala. Diba? Kailan matatapos ang drug problem? Kailan bababa ang ating crime? Kailan mababawasan ang ating problema? Kasi, di ba, kapag usually nangyayari, kapag lagi namang nangyayari, parang hindi na nababago, ang tendency natin is to accept it na lang. Tanggapin na lang na ganito tayo. Tanggapin na lang na ganito ang Pilipino. Tanggapin na lang na ganito ang ating kultura. Today, in our session, buburahin ko lahat sa utak ninyo yung mga maling na ituro sa inyo. Okay? Kaya huwag kayong kukurap. Ha? Walang kukurap sa inyo. Dahil siguradong mabubura lahat, i-delete ko lahat ng mga maling tinuro sa inyo ng ating society, ng ating kultura, ng ating mundo. Okay? So, ang objective ng ating session ay patibayin ang pundasyon ng bansa. Bawat bansa ay iisa ang pundasyon. Ano yun? Pamilya. Yan ang inyong tinatayo ngayon. Yan ang inyong pinagbubukluran ngayong dalawa na kayo ay nagplanong magpakasal, kayo ay planong magpamilya. Yan ay nagiging pundasyon ng bayan. Kaya pag sinabi nating pundasyon, ito yung umahawak sa isang structure. Ito yung nasa ilalim ng building na kailangan maging matibay para kahit anong ganda, kahit anong gastos ang gawin doon sa ibabaw, ay tatayo siya ng mahabang panahon dahil matibay yung pundasyon. Ngayon, ang tanong, paano pinatitibay ang pundasyon ng pamilya? Paano pinatitibay ang sinasabing pundasyon ng bayan, yung pamilya? Yun ang ating pag-uusapan ng masinsinan sa umagang ito. Okay? So, I'd like to thank you for submitting your assignments, your homeworks. Maraming salamat. I hope napanood nyo rin yung mga video links na sinend namin doon. Nabigyan nyo ng time. Napanood lahat ha? Kasi may mga question na lalabas na kailangan nyo masagot later on. So I hope nagkaroon kayo ng time to watch it together. Glenn, pakitanggal mo nga yung naka-raise na hand dyan. Na didistract ako. Okay. Yan. Thank you. Okay. So house rules natin? No taking of calls or talking to each other ha, during presentation. Nadidistract ako at pag nangyari yan, nakita kong busy kayo, upisahan ko uli from slide 1 yung ating discussion. Ha? Okay. So mag-CR, gusto mag-break, magsabi lang ha. Siguro after 1, pag napagod na yung inyong mind, we will take a break, CR break, inom break, water break. Magtanong lang kung merong bagay kayong naguguluhan, ha? Huwag mahiya. So, I hope for your cooperation para mas maintindihan natin yung ating mga pinag-uusapan. Just call me Papa Angelo, the life mentor. I'm Angelo E. Basse. I have 26 years of married life. I'm a retired bishop of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Retired na ako. Ayoko nang magsilbi sa simbahan. Napagod na ako. I took up theology at the Manila Philippines Institute of Religion and other home Bible studies during my youth days. I took up AB Psychology, Arellano University, Manila. And political science. So I have 2 bachelor degrees. Why ang sipag ko mag-aral? Because I want to know the answer to every problem. Hindi ako pumapayag na tanggapin ko na lang na yan na yung ating problema at walang sagot. Tanggapin na lang natin. Hindi ako pumayag ng gano'n. Kaya nag-aaral ako ng tuloy-tuloy, dire-diretso. Hindi ako tumitigil dahil yun ang kailangan ng ating katawan.
I also studied Katarungan Pambarangay Law at UMAC and Paralegal Studies at UP Law School. And this is a summarized law studies, yung paralegal sa UP. I took up also 3 postgraduate courses at De La Salle, Human Capital, Realty Laws, and Professional Events Management. And also in Ateneo Graduate School of Business Center for Continuing Education, Crisis Management course, Negotiation course, and Training and Organizational Needs Analysis. So this is the school where I studied theology that can be found along R. Papa Street, Sampaloc, Manila, opposite FEU, Far Eastern University. I have 23 years of professional career in the private sector as a manager or support to the executive. So I used to work under pressure. Kaya pag ang mga boss mo ay yung mismong owners, kung ano problema nila, problema mo rin. Okay? I also worked for Attorney Ron John Nogales, the legal clinic, for 5 years. He is a law professor at the Lyceum University. And for the dean of the UP Law School, Dean Fides Cordero Tan, we worked together for 5 years also. And because of that, I'm invited to speak at different universities like that, Our Lady of Fatima, Miriam College, PUP, Taguig, and media interviews, Todo Todo by DZMM, Leader News Philippines in Baguio City, and GMA7 Stand for Truth. Our businesses are close to the entertainment industry, so every year we meet together. Pero nung pandemic, nahinto na yan. And some of them are also our clients. I hope you know all of them. Now here's my wife also being invited to speak at different radio station. I'm the founder and managing director of BCIDP Law Office, School for Couples. We also have music and dance school. We also have events management and foundation. And another one is the BCIDP Family Mediation Center. Yeah, Family and Corporate Mediation Center. We have a partner, a retired judge, court judge, na kabisado-kabisado ang sistema ng ating hukuman. Retired na siya, katulong natin sa ating Family Mediation Center. And it's the very first non-law firm. Hindi pinag-uusapan ng legalities. Away kayong mag-asawa, huwag kayong pumunta kay Tulfo. Dahil lang may tuturong ni Tulfo sa inyo kung saan opisina ng gobyerno kayo mag-aayos. Okay? Ang dispute sa loob ng bahay, doon muna yan inaayos bago nilalabas sa barangay, bago dinadala kay Tulfo sa loob muna ng bahay. Kaya ang problema, hindi alam ng mag-asawa kung paano ayusin ang problema sa loob ng bahay. So that's where we attack. Doon namin tinuturo yung tamang dapat gawin ng bawat mag-asawa sa pag-solve ng problema from inside your home. Hindi kayo lalabas, dyan lang kayo. Okay? My wife is also a mediator sa Supreme Court. So kasama sa trabaho namin yung magbawas, trabaho niya, magbawas ng mga kaso ng mga judges sa korte. So dinadaan sa mga mediator yan para hindi na dumaan sa tuloy-tuloy na trial. And we are also being invited to speak at University of Makati. We have religious partners, bishops and Catholic priests, who are all God and family-centered servants of God. And so this is our advocacy. We are the government's partner in building stronger marriage foundations and happier families in the next generation. Now, the first principle that I will teach you, ito na yung uumpisa ko ng burahin yung lahat ng mga maling na ituro o natutunan ninyo. Ha? Kung kanino man, pag sinabi kong mundo, whenever I use the word mundo, it refers to the government, it may refer to the society, it may also refer to your school or the church. Mundo. Okay? Because
everything na natutunan ng mundo, everything na natutunan ng gobyerno, ng society, ay maaring hindi naka-align. No? Pag hindi naka-align sa tamang design ng manufacturer, ang tawag doon ay opinion. Okay? So kapag hindi naka-align sa design ng isang produkto, ayon sa pagkakadesign ng manufacturer, whatever you say, pag hindi naka-align doon sa manual ng manufacturer, it is called an opinion. Okay? So let us all remember that everything was created to function by law. Lahat na nakikita natin na nilikha ng Diyos ay created according to law. Batas sa Tagalog. Meron din siyang law na it's a system na sinet up para yung lahat ng produkto, lahat ng kanyang creation ay mag-function naturally, mag-function automatically kahit hindi i-push yung button. Okay? So, for example, itong ating mga planets, itong ating sun and moon, they are all operating based on law upang hindi sila magkabanggaan. That's a law. When you also hear of law of gravity, that is also a law that keeps us standing, no? Hindi tayo lulutang. That is also a law, the law of gravity, which was founded by science, na meron palang law of gravity. Okay? So, second principle na kailangan ninyong maintindihan, that relationship is a natural creation. Every product, every creation ay mayroong relationship sa isa't isa. Na kapag inalis mo yung isa, hindi magma-function ng maayos yung isa. Kagaya ng sun and moon, hindi mo pwedeng alisin yung sun. Talaga kailangan nilang umikot dalawa. And pagdating sa mga bagay na nasa earth, ang puno na nakikita nyo sa picture ay kailangan ding mabuhay sa tamang lupa. Pag tinanggal mo yan, it will naturally die without killing the tree. Pusang mamamatay yan. So they need each other. The same thing with the birds in the air. They are naturally designed to fly. Pag kinuha natin sila dyan, they will naturally die sooner or later. Hindi sila designed para ikulong. Okay? May pakpak nga yan eh. So, sa tamang lugar, tamang panahon, ang puno ay mamumunga. Relationship, remember that, is a natural creation. Hindi, pag sinabing natural creation, hindi ito imbento ng tao. Hindi ito control ng tao. That is a natural relation. Natural creation. The same thing with the fish. They cannot be taken out from the sea. Hindi pwede. Mamamatay. They will naturally die pag tinanggal mo ang isda na yan sa dagat. Unless for food purposes. Okay? So, yung relationship ng mga sample na binigay ko sa inyo ay napakahalaga sa bawat isa. Because they need each other to function well. Para hindi sila mag-malfunction. Okay? The same with human beings. At mamaya maintindihan nyo kung paano nagpa-function ang human beings. Relationship ng tao is also a natural creation. Kaya nga hindi kayang diktahan ng batas ng tao kung sino ang dapat mong mahalin. Di ba? Hindi kayang diktahan ng batas ng tao kung kailan ka dapat mag-asawa. Hindi kayang diktahan ng batas ng tao yan eh. Because
it is a natural creation within us, yung freedom to choose, na hindi gawa ng tao, hindi control ng tao. It's a natural creation. Inuulit-ulit ko lagi yung natural creation so you will understand more the nature of human being. Tayo din ay produkto. Tayo din ay products. Anong katunayan na tayo ay produkto lamang? Pinanganak kang hubad. Pinanganak tayong hubad. Wala kang pag-aari anything. That is to prove to you that you are also a product. That's why lumabas kang hubad. Lumabas tayong hubad. Wala tayong pag-aari anything. So whatever we acquire during lifetime, it is still not owned by us. Yun ang tandaan natin. Hindi natin pag-aari yan. Dahil pag natapos na yung ating lifetime, wala rin tayong mabibit-bit. Matutuwa lang yung mga may iwan sa mga pinaghirapan mo. Okay? So just remember, we do not own anything. We are also a product. So kapag ang produkto, para mag-function ng maayos, kailangan mo malaman yung pagkakadesign sa'yo. Lalong-lalo na pag nag-asawa ka, you must know paano dinesign ang partner mo, paano dinesign ang husband mo, paano dinesign ang wife mo. You should understand that. Ang problema, pinapalitan ito ng mundo. Yung design mismo, pinapalitan. Gusto niyo makakita na example? Pinapalitan yung design. Papakita ko sa inyo, mabilisan lang. Ito, alam niyo to, alam niyo tong issue na to about equality. Teka. Alis ka muna dyan. Mabuksan, nasaan ka? Mabuksan ko lang yung article that talks about it. Meron isang agency ng gobyerno na nagsasabi na ang family code natin ay kailangan na i-correct. Kailangan ng ayusin. Kailangan ng... Nakikita niyo yung slides? Nakikita niyo, guys? Hello? Wala pa, sir. Wala pa po. Merong isang agency called Philippine Women's Agency. Philippine Commission on Women. Nakalagay dito, babasahin ko na lang ha. Na sa family code kasi may nakalagay na sa Article 96 and 124, ito ha, babasahin ko. Ha. Sa Article 124 and 96 ng Family Code. Ito. Ayan, nakikita niyo na yung slides? Kikita niyo ha? Yes po. Yes. Women's Priority Legislative Agenda for the 18th Congress. Ito yung sinasuggest nila na pagbabagong dapat gawin ng Kongreso sa Family Code na kailangan baguhin. Ano ang objective? Ensuring women's equal rights in marriage and family relations. Isa sa mga sample na nakita ko ay itong sinasabi nila sa Article 96 and 124. Bakit daw kailangan i-address itong mga issue na to? Sabi dito. The Family Code of the Philippines was enacted in 1987. Remember, this was the time nung umupo si Cory Aquino. Cartoon the legal framework on marriage and family relations to contemporary developments and trends. Despite
these efforts to update the law, it still contains several provisions that undermine the equality of women and men by giving primary to the decision of the husband and or father over that of the wife and or mother. So, hindi sila pumapayag itong Philippine Commission on Women, of course, representing the entire woman population ng ating bansa, na ang lalaki lang daw ang dapat magdesisyon sa bahay. Okay? So, tingnan nyo itong second, isa sa mga topic na gusto lang i-address daw na baguhin ang Family Code ay itong on the administration and enjoyment of the community property or conjugal partnership. Sa Article 96 and 124 daw, sabi dito, the administration and enjoyment of the community property shall belong to both spouses jointly. Yung mga pag-aari ninyo, yung inyong community property, yung pinaghirapan ninyong dalawa, ay pag-aari ninyong dalawa. In case of disagreement, in case ng inyong away, sa panahon kayo ay nag-aaway na, the husband's decision shall prevail. Ito yung sinasabi ng Family Code. Subject to recourse to the court by the wife for proper remedy. Kung hindi papayag si babae sa desisyon ng husband, tatakbo siya sa korte para humingi ng solusyon. Kasi hindi siya sang-ayon sa desisyon ng husband, which must be availed of within 5 years from the date of the contract implementing such decision. No? From the date down ng kontrata, implementing yung desisyon ng husband, kung ano man yung desisyon ginawa niya para sa pamilya. Article 124, kalugtong nito, na related dito, the administration and enjoyment of the conjugal partnership shall belong to both spouses jointly. Inulit lang, in case of disagreement, the husband's decision shall prevail. So, dalawang article for the same provision ng batas. Sabi dito, the legislative justification for the giving of preference to the decision of the husband in the above provisions is to make sure that there is an intermediate modus vivendi or a practical compromise before the spouses wind up in court. This reinforces gender stereotypes that the husband is the decisive head of the family, while the rationale is to prevent a vacuum concerning the administration and management of the spouse's properties. The sex of a spouse is not a sufficient basis to justify the upholding of one's decision over the other. Hindi daw pwede na porque male ay gagawin basihan para i-uphold yung decision over the other. Dahil, itong reason nila, men and women are equal before the law. And the fact that they are married should not lower a woman's status vis-a-vis her male spouse. Hindi daw pwedeng bumaba ang status ng babae sa kanyang male spouse. Okay? So yan, isang example lang yan ha, kung paano i-treat ng mundo, ng society, ang relationship between the male and female. So, kunin natin yung basihan ayon mismo sa gumawa ng relationship. Doon tayo magtatanong, hindi naman author ng relationship. Doon tayo magtatanong, doon tayo titingin ha, sa mismong gumawa ng produkto. Okay? Natural law, as I have explained a while ago, according to natural law theory, pwede pakibasa, Glenn? Natural theory. According? Hindi siya mabasa, naka-phone lang. Labo? It's a system of law based on a close observation, human nature, and based on values intrinsic to human nature that can be deduced and applied independent of positive law. According to natural law theory, all people have inherent rights conferred not by act of legislation but by God, nature, or reason. Natural law theory can also
refer to theories of ethics, theories of politics, theories of civil law, and theories of religious morality. Okay, thank you, Glenn. So, natural law daw ay not by act of legislation, hindi control, hindi imbento ng Kongreso o ng Senado, hindi imbento ng tao, at lalong hindi control ng tao. But by God, nature, or reason. Okay, so let us all remember that. Here's another problem na very common. Hindi ito, I'm sure hindi ito ano sa inyo, hindi ito secret sa inyo. Kung lagi kayo nasa TV, lagi kayo nasa dyaryo, nagbabasa, o lagi kayo nasa social media, makakatanggap kayo ng mga ganitong incident na hindi lang iisa. Okay? Yung pangyayari ng pag-aaway ng mag-asawa na nauwi sa violence, bakit umaabot sa tagaan? That's the question. Bakit nangyayari ang mga bagay na ganito? Sa aming mga counselors who know the answer, there is something violated. There was a law violated. At hindi lang positive law. Pag sinabing positive law, yun yung law na gawa ng tao. Ha? Hindi lang positive law yung violated, but the law of the manufacturer in relationship. That's why it happened. Siyempre, ano ba to? Makita mo lang ba yung wife mo? Tatagain mo na? Diba? Dalawang klase lang naman ng situation. Pwedeng may sakit sa isip or na-provoke. Dalawang bagay lang. Either na-provoke or may sakit sa isip yung isang tao bago makapanakit. Hindi naman yan mananakit basta-basta without any reason kung matino yung utak. But there must be a reason behind. There was a law violated. Here's another one. From Yahoo. Bagong kasal, 4 months pa lang yung baby. Lockdown period to, 2020. Stay at home. Nag-aaway yung mag-asawa. 4 months after ikasal. 4 months pa lang yung baby. Gaaway sila sa text sa loob ng bahay. Kasi si lalaki nasa attic. Si babae nasa ground floor with the baby. At tragic ang nangyari sa dalawang ito. Eh, sinakal yung babae. Hanggang mamatay. Alam niyo kung sinabi ng babae? Anong provocation ang sinabi ng babae? You are stupid. Remember, the guy is a Greece. From Greece. It's a Greek. Yung lahi nila is a group of thinkers. It's a civilization of thinkers. Si babae is a British Filipina who was born in Greece. They met in Greece. So if you know history, alam nyo kung ano ang contribution ng Greek civilization sa ating mundo. Tapos natawagin mo siyang stupid. Okay. So sa dalawang example na pinakita ko sa inyo, there was a law violated, natural law violated. Malalaman niya later on kung ano yun. Now, the relationship na tinuro ko sa inyo kanina between the manufacturer and his products, do not forget that. Because everything na ginagawa ng bawat manufacturer, it always comes with a manual. It always comes with a book. Ano yung laman ng book? Law ng produkto. Do's and don't. You do this, you will enjoy the product ng matagal. You do this, you will enjoy the product well. Lahat ng gusto mong ma-enjoy sa paggamit niyan, ma-enjoy mo. It will work well. If you don't do this, di ba, may mga ganun din nakalagay yan sa manual, magma-malfunction ng product. Now remember that manual or the menu word dun sa manual is
means the maker. The Al is the mind of the maker. That's why it is called the manual. The mind of the maker. Anong nasa isip nung gumawa, nung ginagawa niya yung produkto? Nandun yun. So, it is the law of his product. Now, every product has a purpose as it is designed. Hindi siya ginawa lang for dial trip niya. Okay? Hindi ako gagawa ng produkto dahil trip-trip ko lang. Hindi ako magsasayang ng oras, resources, materials, attention. Hindi ako magsasayang if I am the manufacturer. So every manufacturer, every time they release a product, there is always a purpose. Don't forget that. Okay? Kahit tayo na human being, we also have a purpose. Kaya ang pinaka greatest tragedy daw sa buhay natin ay yung mamatay tayo nang hindi natin alam ang ating purpose sa mundo. Hindi tayo nabuhay lang dito para kumain, matulog, at magtrabaho. Okay? Don't forget that. Hindi tayo lumabas sa mundo para lang kumain, matulog, mamasyal, magparami ng pera. That is not our purpose. Okay? We have different purpose na dapat yung matuklasan someday. So the manual is the law of the product. Any misuse or abuse may damage the product. Yung abuse nga, galing yan sa abnormal use. So kapag ginamit yung produkto ng hindi naayon sa manual, talagang magmamalfunction ang produkto. So when there are things told by people not in accord with the manual, everything you say about the product is an opinion. Pag hindi naka-align doon sa design ng produkto, it's an opinion. Ang gobyerno ng tao ay hindi ang manufacturer ng human beings. Psychologists, psychiatrists, lawyers, religious leaders are not the designer or manufacturer of marriage, nor the human family. Kung ang sinasabi nila ay hindi naka-align sa designer, sa manual, yan ay opinion. So, pag may opinion na binibigay ang tao, not in a line in the manual, is called tampering with another man's products. Tampering, ang tawag yan. So, let's talk about byproduct. The product of another product. Well, from the main product, at yung mga napoproduce ng produktong yun. From the manufacturer or the maker, we have the products, the male and female union, you create another product, which is marriage. And your marriage will create another product. What is that? Children. So overall, you become a family. These are all byproducts of your decision. Na pwede namang maging single lang. Pwede maging masaya kahit single lang, di ba, Amy? Di ba? Tanungin niyo si Willie Rebillam eh. Oh. Oh. Di ba? Hindi tayo dinidiktahan ng batas ng tao para mag-asawa. Wala tayong makikitang batas dictating to every citizen to get married. Hindi kaya saklawan nga ng batas ng tao yan eh. Yan ang isang bagay na hindi nila sinasaklawan. Kaya lang, yung relationship, sinasaklawan nila. Hindi nila produkto yun. So kapag nag-malfunction ang isang produkto, nasira, saan tayo confident dalihin ang ating produkto? Glenn, kung nasira ang Toyota mo, dadalhin mo ba sa Mazda? Naka-off ka. Sa Toyota din po. Oo, because we have this feeling na hindi mo control, hindi mo naman imbento na ipagawa ito sa mismong gumawa. Why? Because you know
sila ang designer ng produkto, maintindihan nila, alam nila kung paano nila ginawa yung produkto. Sila yung mas makakapag-ayos. Pinag-aralan ba natin sa school yun? Yung feeling na yun? O, pag may nasira produkto, dalhin nyo sa mismo gumawa. Ha? Wala naman tinuturong ganyan sa school, di ba? So marriage, therefore, is not a product of the state, Congress, or Senate, society, or even yung mahadera mong best friend. Na kapag nag-aaway kayong dalawa, makikinig ka kagad sa best friend mong mahadera, chismosa. Hindi ka na masaya. Umalis ka na dyan. You deserve better than... You deserve better. Eh, yung nagpapayo sa'yo, eh, bitter. Oh, anong papayo sa'yo noon? Natural, gusto rin niya maging bitter ka later on. Sabi lang niya yon na you deserve better, pero siya yung bitter. Oh, kaya dalawa na kayong bitter, no? Nandadama yung mga yan. Kaya magtanong kayo sa tamang tao, okay? Opinion, theory, or truth? Ano mas gusto niyong paniwalaan pagbasehan ng inyong desisyon? Opinion, theory, or truth? Stories. Truth, sir. Bakit? Bakit? Paki-explain. Paki-explain. From doon, sir, malalaman natin yung punot dulo, sir. Para maging honest po kung ano po yung problem. Tama. Kasi doon mo marirealize, ah, kaya pala. Ah, oo nga pala. Diba kung nagbabaha yung flooring mo, pupunasan mo lang ba? Of course, you will get to the bottom of the source of problem. Nandun yung truth. And truth means original information. Truth means original information. Saan nagsimula? Saan ginawa? Saan nanggaling? Don't forget that. Ha? Huh? That's original information. Kahit naman sa workplace, di ba? Pag mayroong problema, sino ba nag-approve nito? O, sino nag-request nito? Di ba binabalikan natin paatras yung problema, nakukuha natin yung sagot? Di ba? Na-try nyo na ba yun? Opo. Di ba pag may sakit yung isang tao, ano ba yung kinain mo, sir? Di ba? Meron tayong dalawang nurse dito eh. Anong pangalan? Nakalimutan ko. Sino yung dalawang nurse natin? Doris. Yes, saka si Mark. Doris and Mark. Yes, po. Asan si Mark? Glenn po. Si Mark. Glenn po. Glenn po. Ah, ikaw ba yun? O, tama. Glenn Mark. Diba? Hindi naman tayo basta-basta nagbibigay ng opinion kung hindi natin alam yung pinanggalingan. Okay. Oh. Saan ang cause? So, always refer to the truth, to where it all happened, to where it all started. Yan ang gawin yung basihan. So, how do we search for the truth? Again, ulitin ko lagi sa inyo, it's the original information. Check from where it all started. The relationship of men and woman started in the Garden of Eden. At anong binuo nilang dalawa? Ano ang nabuo because of their relationship? Family. Nung sila ay nag-violate ng law, ng utos ng Diyos, they created marriage. Diyan nagsimula ang marriage. Hindi apple yung kinagat diyan. Nag-join yung kanilang dugo. Mamaya makikita niyo yan. Nag-join yung kanilang dugo. And that is marriage to God. Marriage in Hebrew. Again, bakit Hebrew? Pabalik. Doon nagsimula yung marriage. Eh. Marriage in Hebrew is a covenant to God. Pareho ko yung produkto ng Diyos. Nagsama ang dugo yung dalawa. You become a covenant. Wedding, invento ng tao yan. When you decided to join your blood with another product niya, opposite sex, ha?
When you join your blood together, you create a covenant with God. Hindi sa society, hindi sa mundo. Hindi ka sa gobyerno. Nagki-create ng covenant. Kundi sa maker ninyong dalawa. Kaya yung relationship law ng manufacturer also applies kahit nagli-live-in. Nag-work, it works. No? Yung relationship law. It is functioning even to those people na hindi kinakasal, na hindi pa kinasal. Okay? Now, normal ba sa mag-asawa nag-aaway? Ito yung isang naririnig din natin palagi na normal lang sa mag-asawa nag-aaway. Sige, mag-away kayo. Parang ganun, you know? Oh, yun din ba paniwala nyo, Amy? Normal? Yes. Okay, tanungin natin iba. Jean Carlo, yun din ba paniniwala nyo? Yes po. Normal, okay. Apo. Si Sheila, ganun din paniniwala nyo? Yes po, kasi magkaibang tao kami. So most likely we do have different opinions that are not matching together. Yes. Okay, so ito yung isang uunahin kong burahin sa utak nyo, ha? Na hindi normal sa mag-asawa nag-aaway. Okay? Yung during your engagement, kapag nagkakatampuhan kayo, can you sleep well? Can you work well? Sheila, ano pangalan ng groom mo? Aaron po. Aaron. Kailan kayo nagkatampuhan ni Sheila? Bago po yung pre-kana. Oh, nagkatampuhan kayo. Oh, talaga. Ilang araw bago na solve? Actually, pag we have a discussion, ano po, usually it will be resolved after an hour or 2 hours. Okay. Kasi, yeah, hindi po kami makatulog nang mag-aaway kami. and sigurado, hindi rin kayo makapagtrabaho ng maayos. Yes po. Kaya okay. The concern is usually being solved after an hour or two. Yun lang po. Yun na yung pinakamahaba, 2 hours or 3 hours. 2 hours. Pati pagkain affected, di ba? Pati pagkain ba affected? Appetite? Aaron? Diba? So is that normal? Is that normal? Diba hindi? Oh. Medical studies have proven na every time tayo ay nakikipag-away, nai-stress tayo. Nai-stress tayo, diba Amy? Diba Doris? Yes po. Stress ka pag may kagalit ka. Di ba? At ano ang pinuproduce ng stress, Doris? Alam mo sagot yan. Ano ang pinuproduce ng stress? Pag stress ka, may nasasabi ka na mali dun sa isang tao na hindi mo talaga siya minimin. Oo, pero yung stress, di ba nagsisimula yan sa brain? Yes po. Worry yan eh. Nagsisimula yan sa brain, merong chemical na pinuproduce na dinadala doon sa ating mga vital organs na nagpapahina ng ating resistensya. And also, medical studies have proven na lahat ng sakit ay nagsimula lang sa stress. Alam ni Glenn yan. Asan na si Glenn? Ba't nawala? Yes po. Ayun, nandiyan ka pa. Lahat ng sakit, nakalala niyo sa nursing, di ba? Nagsimula lang sa stress. Yes po. Even the cancer. Oh. So, huwag niyong tanggapin na normal sa mag-asawa nag-aaway. Huwag niyong tanggapin yan.
ano ang dapat nating ipalit dyan? Palitan natin, normal lang sa mag-asawa ang nagdi-diskusyon with the same tone, with the same volume of voice. Not shouting. Natural volume ng voice, natural tono ng boses. Without shouting. Ganun dapat yung maging acceptance natin ngayon. Because pag minaintain natin ito sa utak natin, every time na mag-aaway kayo, you will accept it naturally. Which is wrong. Kasi nga, it gives us stress. Doon magsisimula yung lalabas sakit natin sa katawan. Now, nagtanong din ako sa mga couples na nagdaan. Is there a perfect marriage? Majority ng sumasagot sa akin, kagaya ng sinagot din ni Sheila, na we are two imperfect person. Sabi ko, naku, may problema tayo dyan. Kapag tinanggap mong walang perfect marriage, it will never happen to you. Porque babagkaiba kayo ng pagkatao. Imposible na maging perfect yung marriage ninyo. Bakit sa ibang bansa mayroong perfect marriage? Baka hindi lang natin nakikita dito sa Pilipinas masyado. Happiest country. Country na mababa ang crime. Yun yung mga resulta makikita mo kapag yung bawat bahay ay maayos na nagsasama ang mag-asawa. Maayos ang pamilya. Yun ang resultang binibigay noon sa society. Now, may problema tayo kapag tinanggap natin na walang perfect marriage. Sino ba nagsabing imperfect tayo? E binasa ko pa ulit-ulit yung Bible. Walang sinasabi yung manufacturer na imperfect tayo. When God made everything, the heavens and the earth, even the human beings, ang sabi niya, all are good. And when you trace back the meaning of good, doon sa sinabi ng Diyos, doon sa Hebrew version ng Bible, when He said good, it means perfect. Perfect yung meaning ng good doon sa Bible. Manufacturer na nagsasabi. Yung Diyos na mismo nagsasabi, all of my products are good, are perfect. Sino ang sabing imperfect tayo? Tao lang ang may sabi niya. Yung mundo ang may sabi na imperfect ka. Kasi excuse yan, lalo na ng mga Kristiyano, excuse yan sa paggawa ng kasalanan. Tao lang ako, sorry. Perfect ang pagkakagawa sa atin. Kompleto. Imaginin mo kung yung ilong mo nakabaligtad, nakaharap sa langit, yung butas, tapos umulan. Doris, what will happen? O let's say yung ilong natin nakabaligtad, yung dalawang butas nakaharap sa langit, tapos umulan, Doris. Mm-hmm. Papasok po yung water sa loob natin. Hirapan tayo niya. Oh, you see that? Sa example pa lang yan, hindi ko na isa-isahin yung bahagi ng katawan natin. We are created perfectly. Nakaposisyon yan ng maayos, ng tama. Unless yung nanay nagtitake ng drugs during pregnancy, lalabas yung produktong defective. Diba? Or same blood relatives. May ganun eh. So do not accept this. Sinasabi ng mundo normal sa mag-asawa nag-aaway. Huwag niyong tanggapin yan because it will give you problems during your relationship. Mapapagod din kayo ng kakaaway. Magsasawa din kayo ng kakaaway. May limit ang ating pasensya. Oh, itong sinasabi ng mga mahadera nating best friend, wala yan man ako, di ka na masaya. Walang gamot sa tanga kundi pagkukusa. Huwag niyong pakikinggan yan. That is opinion. The moment na
tinanggap mo yung desisyon mo mag-asawa ka, nawala na yung karapatan mong humiwalay. Mawawalan ka na ng right. The moment na nag-asawa ka, nagpakasal ka man o hindi. Dahil imbento ng tao ang kasal. Okay? So, ayon sa statistics, konti na lang daw nagpapakasal. Bakit? Maraming problema nga lumalabas eh. Hindi makuha-kuha yung sagot. Paano ba aayos ang ating relationship, lalong-lalong na mga Pilipino? Imagine niyo kung ang isang barangay, lahat ng bahay na nandun, eh, maayos yung pagsasama. Kompleto yung mga anak. Natuturuan ng maayos. Dahil pag hindi naturuan yung bata ng maayos, lalabas ng bahay yan. Sino magtuturo? Yung mundo ang magtuturo sa kanya na mga kailangan niyang matutunan. Now, ano ang proseso ng perfect marriage? Ito ang kailangan nating maintindihan ngayon. I'm showing you ay two photos of a cake. Or two photos of cakes, no? Which for me, for purposes of discussion, perfect for me. Maayos yung pagkakagawa. Hindi nalulusaw, maganda yung design. Ito na lang yung pinaka-perfect cake na nakuha ko sa Google, ha? For purposes of discussion, this cake is perfect for me. And this is a result of a process. Anong process? Careful research of the right steps. Paano maggawa ng cake? Step 1, step 2, step 3, step 4. And they were all written ng mga nauna nang gumawa ng cake. Sinulat nila yan, nirecord nila yan for future generation. And over time, nai-improve. Napapag-aralan kasi yung tamang steps. Careful purchase of the right ingredients. Tamang mga ingredients or ano sa Tagalog to? Yung mga binili ko, tama ba? Branded ba or local? Okay. May kinalaman din yun eh sa outcome ng produkto. Kung local na ingredients yung binili mo, pwedeng sirain yung buong produkto mo, pwedeng sirain yung buong cake mo. Tamang ingredients. And careful study and application of the right formula. Mixture, tamang halo para hindi malusaw yung cake. What else? Nasa tamang panahon na ba? Maganda ba yung mood ko sa oras na yon para ako'y gumawa ng cake? Nasa tamang lugar ba ako? Hindi ba mainit? Baka yung temperature ng kinalalagyan ko ang sumisira ng aking produkto, ng aking cake. Baka dapat nasa malamig na lugar ako. Baka wrong location ako. So those are the things that you need to consider. Now, a perfect marriage is a result of a process also. Process ng paano? Tamang tao. Yung pinakakasalan mo ba, eh, pinaayos, pinalaki ng maayos ng magulang. Tinuruan ba yan magdasal? Baka Diyos ba yan? O baka sa bungero yan, wala kang kamalay-malay. Dahil walang milagrong nangyayari sa altar. Hindi nagbabago ang tao pagkapirma ng marriage contract. So I hope walang sabungero sa inyo, ha? Walang sugarol sa inyo. Walang milagrong nangyayari habang kayo ay nagsusumpaan. Tandaan niyo yan. Tamang tao ba? Kasi kung sinek mo na yan, sa umpisa pa lang, tamang tao ba yung pinakakasalan ko? Hindi ba siya mamas boy? Hindi ba siya papas boy? Baka pa mag-asawa na kami, yung lahat ng ginagawa ng nanay niya, hanapin sa akin. Di ba? Baka kung papas boy yan, gusto lagi kausap daddy niya, eh walang panahon sa akin yan. Laging daddy ang kakausapin yan. Ang tamang tao, sa umpisa hinahanap.
Hindi sa second try, sa third try, o sa fourth try. Sa umpisa yan, hinahanap yung tamang tao. Gigil ako, no? Kasi dami kong hugot. Okay. So dami na nababasa ko, no? So dami ng divorce advocates. So dami ng nagpapaanal. Sumasakit ang ulo ko. Okay. Careful purchase of the right ingredients. Karakter ng tao. Gano'n mo ba kakilala? That's why may homework tayo. Gano'n mo nakakilala yan, taong pinakakasalan mo? Baka mamaya hindi mahilig sa bata yan. Pag may kumakalabit sa kanyang bata, diring-diri. Eh, balis ka dyan. O, pag may anak na kayo, problema yan. Ni hindi mabuhat yung anak ninyo. Ni hindi mapunasan yung tae, yung hindi makapagpalit ng diaper. Problema yan. O, okay? Kaya check nyo yun, ha? Careful study and application of the right formula, which is yung formula ng marriage. Study and application. Ito na yung ginagawa natin ngayon. Binibigay namin sa inyo yung tamang formula ng marriage so you can produce a perfect product. Now, may sagot na ba tayo? Kung meron bang perfect marriage? Possible ba ang perfect marriage? Ang sagot ko, yes. Bakit? Because kontrolado ninyong dalawa. Yung mga bagay na hindi pa nangyayari ay kontrolado nyo pang dalawa. Understood? Ha? Doris? Yes. Glenn? Amy? Understood? Yes. Oh. So, sino ngayon ang foundation sa loob ng bahay? Nung elementary ako, like kung naririnig sa teacher natin, maging sa inyo siguro, sa teacher ninyo, ang pundasyon daw sa bahay ay tatay. Haligi ng tahanan, tatay. Yun ang turo. At yung nanay, ano daw? Naalala mo, Jane? Ilaw. Ilaw. Naintindihan nyo ba ngayon? Naintindihan nyo kung ibig sabihin ng ilaw? Tagaliwanag, alam niyo 'yon? Ha, Jane, ngayon ba na-realize mo na, Jane, kung ano ibig sabihin ng ilaw ng tahanan? Oh, parang tagaliwanag, tagapagbigay saya, ganun. Tagapagbigay saya, okay. Jane, ano yung pangalan ni groom? Sorry, nakalimutan ko. Ako po yung Jane groom, yung bride ko po, Jonah. Ay, ikaw yung Jane, okay. Ikaw yung professor, di ba? Kami po, both po, teacher po kami. Ah, okay. Yung ilaw, maintindihan nyo yan later on, na yung ilaw, taga-remind sa husband. Hindi taga-saya, hindi taga-entertain. Okay? Lahat ng sasabihin ng husband, everything na paplanuhin mo sa pamilya, everything na pinaplano mo para sa benefits ng pamilya, pag galit ka, makakalimutan mo yun eh. Jane, pag galit ka. Ang trabaho ng wife, i-remind sa'yo yung mga dati mong sinabi para makarest back ka, para makarecover ka uli. Na maging maayos ka uli. Okay? Yun yung ilaw. Yun yung trabaho, meaning, totoong meaning ng ilaw ng tahanan. Mamaya, mas maintindihan nyo pa yan. So, before the civil code, or before the family code, sabi ng batas ng tao, ang pundasyon ng bahay, ng pamilya ay ang lalaki. Kaya yun ang tinuturo sa atin sa school. Tama yun. Dahil katulong ang simbahan sa paggawa ng batas. Hindi nila binago yun. Talagang yung husband is the head of the family. Kasi yun naman din talaga ang unang nangyari from the beginning. The husband provides, the wife stays at home. E kaso, dahil
maraming kababaihan na ang nag-aral, nakatapos for many years before Cory Aquino ay nagre-reklamo sila. Tumaas daw yung clamor for women na maging career woman din, na magkaroon din ng trabaho dahil para tulungan yung husband kasi maliit lang ang kita ni husband, maraming pangarap si wife, gusto niya, mabili niya yung gusto niya, lahat, everything ma-provide sa family, sa mga bata. Sila ay lumapit sa iba-ibang sector. Ano nga nilapit nila? Kailangan bigyan na rin kami ng karapatan na magtrabaho. Kailangan bigyan na kami ng say sa bahay. Kasi laging husband nga eh, civil code. Bigyan kami ng say. Kaya pagdating sa family code, nung maupo na si Cory Aquino, siniguro nila na equal na yung distribution ng suporta sa bahay. Desisyon sa bahay. Pagpapalaki ng mga anak, equal na. Yan yung nasa family code. Yung binasa natin kanina, yun ay may kinalaman lang sa mga ari-arian. Pero kung pag-uusapan yung mga desisyon kung saan titira, desisyon kung paano palalakiin yung mga bata, pinantay na yan ng family code. So ngayon, ano ang sinasabi ng manufacturer ng relationship? Tanungin natin mismo yung gumawa ng relationship. Kasi kung ang sinasabi ng family code ay ganito, gaya ng dinescribe ko kanina, pero iba naman yung sinasabi ng manufacturer, lumalabas yung problema. Ano yung mga problema? Tumataas yung bilang ng annulment cases natin. We have an average of 10,000 annulment cases a year according to PSA. Philippine Statistics Authority, may record sila niyan. Kahit tingnan nyo doon sa kanilang website. For the last 20 years, simula 2001, we have an average of 10,000. Hindi pa kasali dyan yung violence against women and children. Ang taas ng bawsi cases natin. Eh siyempre, pag bawsi case na, kinasuhan ka na eh. Uuwi ka pa ba ng bahay? Ha? Na umabot na kayo sa kasuhan, uuwi ka pa ba ng bahay? Ha, Albert? Albert, uuwi ka pa ng bahay? Kinasuhan ka ni Amy ng bawsi? Hindi po. Diba? At nakakatuwa, alam na nila kung gaano kataas ang magiging bawsi cases even 5 years, 10 years from now. Tinignan ko yung figures, nakakagulat. Pataas ng pataas. At hindi pa kasali dyan yung divorce ng Muslim. Na napakarami din. Na yung 2 million OFW natin, lahat yan problematic marriages. Na araw-araw kaming nakakatanggap ng inquiry kung paano ayusin ang kanilang divorce. Now, tanungin na natin yung manufacturer. Paano ba niya dinesign ang male and female para makuha natin yung sagot? Because huwag kayong papayag na walang sagot sa bawat problema ng bayan. Huwag kayong papayag na tanggapin na lang na ganito tayo mga Pilipino. Eh, fundasyon daw ng bayan natin, pamilya eh. Kahit nga si Duterte, nakukonsume na eh, di ba? Oh. Nung dumalaw siya sa mga victims ng UDEP, anong sabi niya? Gawin niyo na lang tatlo, ilimit niyo na lang sa tatlo mga anak niyo. August 2020, last year, sabi niya, ang gustong-gusto lang niya patayin talaga yung mga nag-a-abandon ng pamilya. Yan ako galit, sabi niya. Mga lalaki nang iiwan ng pamilya. O, yun daw talaga yung gustong-gusto niya patayin. Press release, August 2020. Now, usapan natin tong kay Jaime.
ikukwento ng mga brides natin yung situation ni babae dito, at ikukwento naman ng mga grooms yung version ni Jaime. Siyempre, bawat kwento may two sides yan, eh, di ba? May two sides of the story. So, pag-usapan natin ito ng malaliman. Si Glenn, papaliwanag niya yung kaso ni Jaime. Si Doris, yung magpapaliwanag ng kaso ni... Sino may babae dito sa kaso? Doris? Apo. Nabasa niyo itong case na to, ha? Glenn? Yes. Okay. Sige, pag-usapan natin. Kung ano kulang na sabihin nila, dugtungan nyo Amy, Albert, or Jean, or Sheila. Okay. Sige. Usapan natin yung, kay Doris. Yung babae, sir, Araza po ang name po, no? Oo. Araza. Si, bali yung sa case po, sir, siguro mga years na po silang mag-asawa. According po doon sa nakasulat, they have a happy marriage naman po. The husband is OFW, and then nag-decide po sila na umuwi na lang yung husband sa Philippines para mag-help sa business po ng nila pong mag-asawa. Then si husband po nagpunta sa iba't ibang mga lugar for dahil sa business nila na parang like networking po. So si husband is meron siyang tendency na makamit ng iba't ibang people. So according po kay Mrs. Araza, pagbalik po ni husband sa Manila, parang nag-iba na daw yung attitude, hindi na kagaya po ng dati na parang sweet, like yung happy couple sila. And then yun nga po, ang nangyari is si husband is umalis na lang ng bahay na hindi nagsasabi kay Mrs. Araza. Then from doon is meron siyang mga nare-receive na message na yung husband niya daw is nakikipagrelasyon doon sa best friend nila doon sa Zamboanga. So parang meron pong nangyari na si husband po is may nakilala na po siyang iba doon sa province, sa Zamboanga. Then nag-brought siya ng depression, anxiety doon sa kay Mrs. Araza, kasi nag-worry siya kung ang tawag doon, nag-worry siya na kung ano na yung nangyari, kasi meron ding incident na nangyari na bumalik, nung nalaman niya na nambababae po yung asawa niya, so pumunta po siya ng Zamboanga, and then pinabarangay niya or pinapolis niya. Parang from doon pa lang, napatunayan na niya na meron ng third party, and then pinasayin niya ng parang kasunduan na hindi na sila pwedeng magkita. So si husband bumalik pa siya sa Manila kay wife po. Pero from doon, siguro si husband parang hindi na din the same yung pagtingin sa dati. Parang nagbago na din, may iba't ibang factors na kung bakit parang hindi na niya maibabalik yung parang dating sila. So umalis ulit si husband, pumunta ulit siya ng Zamboanga, and then hindi siya nagsabi kay wife. Pero nakaka-receive po si wife ng parang mga messages na parang na ang pumasok sa isip niya is baka yung si third party po is rinerestrain po yung asawa niya, na parang tinatakot na if hindi magpadala daw ng money, parang may pagbabanta, parang ganun, sir, kung ano gagawin sa husband. So nag-worry, sobrang nag-worry si wife po, and then sobrang nag-worry siya na hindi niya alam kung ano yung nangyayari doon sa asawa niya, na baka masama na nangyari, na brought him na nag-anxiety, stress na to the point na ma-hospital pa siya dahil doon. Tapos from doon, sir, nag-consult na siya ng psychologist, kasi parang hindi na niya nakayanan yung sa emotional na na-feel niya. Tapos from doon, sir,
lumipad siya papuntang Zamboanga, and then na-confirm nga niya na magkasama nga silang dalawa. Then, dahil hindi niya din matanggap yung isang factor na ng babae na yung asawa niya, and then yung habang nangyayari yun is nakakaramdam siya ng iba't ng depression. Parang na-torture siya doon sa mga pangyayari po. And then, dahil sobrang galit na galit siya, at feeling niya na na-violate yung rights niya bilang babae. So, nagdemanda po si Mrs. Araza na dinemanda niya po yung husband niya. Tapos, ayun sir. So, yung husband, after nung case, parang nagkaroon siya ng chance na para i-prove yung sa side naman niya, which is, ang result po is na parang nanalo pa din po yung case ni wife po. Thank you, Doris. Kabisado mo, ha? Ayan yung isang quality sa mga babae, matandain sila, ha? Ha? Grooms? Okay, magtaka kung bakit yung mga, kahit yung mga dati nang napag-awayan, eh, lumalabas pa ulit sa away na present. Okay? Matandain ang mga babae. Tandaan niya. Thank you, Doris. Now, kwento naman ni lalaki. Siyempre, ang unang kwento ni Mrs. dito, di ba, Doris? Apo. Masaya sila. Di ba masaya sila sa kanilang... Yes. Kinasal sila sa Malati Church. They have a very good relationship. Masaya. Yung description talagang masaya. Okay. In love, di ba? Until such time na nagbago daw ugali. So, lagi namang may reason sa bawat pangyayari, sa bawat reaction ng tao. Sa bawat pagbabago ng tao, lagi yan may reason. Anong nangyayari si Glenn? Ano ba yung nangyari kay Jaime? Ba't siya nagkaganon? Glenn? Nakamute ka pa. Yan. Hello po. Yeah, go ahead. Hello, sir. Hello po. Siguro po ang nangyari kay Jaime. Ano na rin po siguro si sir, naramdaman niya yung pagkukulang din. At nung nandun siya sa Zamboanga, may time na parang nagkasakit yung kapatid ni Jaime. So parang hindi natulungan nung asawa niya. Pero parang doon pala napag-isip na siya na parang walang-wala naman, parang hindi naman tayo parang walang-wala. Pero bakit yun doon pa lang hindi natin natulungan yung kapatid? Parang doon sa kanya nagsimula ang lahat na nagbago. Okay. Thank you, Glenn. Naalala nyo, Glenn and Doris, na at the rest of the couples here, naalala nyo na si babae ay may negosyo. Nung umuwi na si lalaki, si Jaime, from being OFW, para tumulong sa business ng babae, ang trabaho niya, taga-recruit ng agent. Tama no, Jean? Jean Carlo, tama? Yes po, apo. Nagre-recruit ng agents. Then, dahil sa babae nakapangalan yung account, so just imagine na every time may benta siguro sa kanila mga ahente, ang pera papasok sa babae. Kasi tumigil na rin sa pagtataksi si Jaime. Then, tumulong siya talaga sa negosyo. Boardwalk yan eh. Yan ang panahon na sikat yung boardwalk eh. So, imagine the situation now. Si lalaki, jobless, ang employer niya sino? Yung wife. Ang hamahawak ng pera at may control ng pera, si wife. Kapag may kailangan pera siguro si Jaime, hihingi siya sa wife niya. So, pareho silang nagkukwento na nagbagong ugali daw ng bawat isa. Ang dinadahilan naman ni lalaki, nung na-stroke nga yung kapatid niya, lumapit sa babae, hindi pinahiram ng pera. Dahil wala daw siyang pera.
na ayaw paniwalaan ni Jaime. Hindi ako niniwala wala kang pera. Baka naman yung 1,000-2,000 pinahiram nakasave sa buhay, di ba, nung kapatid niya. So sumama ang loob niya doon. Namatay eventually yung kanyang kapatid. Then nagkaroon ng chance si lalaki na pumunta ng Zamboanga para doon kumuha ng mga agent. Now, ang question ko, kulang ba tao sa Manila para kumuha ka ng agents sa Zamboanga ka pa pupunta? Number two, kung maayos naman ang samahan sa bahay, sila, maayos ang pagsasama ninyo yung dalawa, masaya kayo sa bahay, lagi merong pagkain sa mesa, lagi kayong sweet, lagi kayong may panahon sa isa't isa, lalayo ka ba, Bash? Lalayo ka ba, Bash? Sila, ano pangalan ni groom mo? Aaron po. Aaron? Lalayo ka ba, Aaron? Lalayo ka daw ba? Hindi na po. Diba, ba't ka pa dadayo ng Zamboanga? Kung maayos naman na kusang binibigay ni Mrs. yung allowance mo. Diba? Kung laging may pagkain sa mesa at nagtutulungan kayo, lagi kayo masaya, lalayo ka ba ba, Jean, Carlo? Hindi po. Diba? Thank you, Jean. So yun ang situation nilang dalawa. At ang ending, dahil sa emotionally disturbed na si babae, papacheck up sa psychologist, nagbabayad, gumagastos. Ito ngayon ang sabi ng korte. Psychological violence daw ang tawag kahit na hindi mo saktan physically ang babae. Walang pisikalan dito ang nangyari sa case na to. Pero dahil sa kanyang mga emotional problems na dinescribe niya at dinescribe ng mga doktor niya, siya ay naka-experience daw ng psychological violence, sabi ng Korte Suprema. So ang violence hindi lang about physical, it also emotional. E paglalaki ang biktima, wala pang batas na naimbento. Prof Jean Carlo, wala pang batas na naimbento kapag tayo yung ginagawa ng violence. Yes po. Oo, di ba? Nakita nyo? Unfair, di ba? Kasi pag napunta ka sa istasyon ng polis, Professor Jean, punta ka sa istasyon ng polis, nireklamo mo yung asawa mo. Binubugbog po ako ng asawa ko eh. Asikasuhin ka? Hindi po, baka pagtatawanan ka lang dun eh. O, pagtatawanan ka lang dun. Di ba? Awkward, di ba? So, pinagbabayad si Jaime ng 120,000 na danyos perwisyo at pagkakakulong ng 8 months. May pamilya pa bang sinasalba dito sa sitwasyon na to? Wala na, di ba? So, hindi lang sa annulment nasisira ang marriage, maging sa mga vowsy cases. So, tandaan yung sitwasyon nila, ha? Si babae, employer, may control ng pera, jobless si lalaki, yun ang boss niya, yung wife niya. There was a law violated in this situation. So, yun nung papaliwanag ko sa inyo ngayon, yun nung mas maintindihan nyo ngayon, ano ba yung design ng relationship? Paano ba dapat talaga hawakan ang bawat isa para walang malfunctioning na nangyayari kagaya nito? Now, I want to give more emphasis on the rights and obligations na tinakda ng batas ng tao para may idea din kayo. Just very quick lang. Ayon sa family code, dahil kayo ay sakop ng family code ngayon, yung lahat ng kinasal before family code, sakop sila ng civil code.
But here you are, papakasal kayo, at present time, ang mag-govern sa inyo, yung family code. Sabi sa family code, bawat isa sa inyo ay mayroong rights and obligations. Kambal yan. Hindi lang puro rights, meron ka ding obligation, bawat isa sa inyo. So ano meaning ng rights? Sabi ni Merriam-Webster, something to which one has a just claim. Such as what? The power or privilege to which one is justly entitled. Entitled ka sa karapatan. Ano yun? Mamaya makikita natin. Yung obligation naman, nakakambal ng rights mo, something one is bound to do. Duty. Responsibility. Ibig sabihin, kung hindi mo ginagawa itong obligation mo, hindi mo magagawa, makukuha yung rights mo. Or vice versa. Each of you, kung hindi ginagawa yung obligation, hindi makukuha yung rights. Hindi pwedeng puro rights lang. Laging nauuna ang obligations. Because you will enjoy your rights the moment na ginampanan mo ang obligation mo. Automatic yun. Okay? And this is clarified in Article 68 of the Family Code. Ano ang sabi? Number one, meron kang right to defend the life and honor of the other. Meron ka raw right na idepensa ka ng asawa mo, pati yung honor mo, na hindi ka malagay sa alanganin. That's Article 11 in Revised Penal Code kapag na-violate. May criminal liability. According to Revised Penal Code sa Article 11, pag hindi mo raw ginampanan yan, pwede kang ireklamo ng asawa mo na hindi ka pinagtanggol, hindi ka iningatan yung reputasyon mo. The spouse shall be criminally liable according to Revised Penal Code Article 11. Ano pa? Right to cohabitation. Karapatan na magsama physically. Kaya pag kinasal na kayo, huwag kayong mag-a-abroad. Kung mag-a-abroad man kayo, dalawa kayong sabay na nandun. Dahil papasukan ng problema ang inyong relationship. Kahit pa na-handle nyo ng 5 years, 7 years yung LDR ninyo, iba na pag kayo ay nag-commit na na magsasama for life. Mag-iiba na ang sitwasyon nyo. Kapag kayo ay nagsumpaan na sa isa't isa sa harap ng mundo. The right to sexual intimacy. Karapatan na ma-enjoy ang sex. Okay? Karapatan, ha? Binigay yan dyan sa rights ng bawat isa. Right to procreate. Na magkaanak. Binasa niyo yung homework ninyo sa smart parenting. Hindi magkaanak yung dalawa. Yung lalaki, gustong mag-anak sa ibang babae. Bakit tinakda ito ng batas? Dahil pag gustong-gustong magkaanak ng isa sa inyo, tapos hindi makabuo yung isa, papasok ang other options. Which can destroy the marriage eventually. Okay? Kaya sa US, kasama sa, I think one of the state in US, na kasama sa requirement before they give marriage license, is a medical findings that each of you can procreate. Merong state sa US na ganun ang requirement. I think the other states din. Kasi tumataas ang divorce cases kapag hindi rin nagkaanak yung isa. Walang capability to procreate. Kaya require nila yung medical check before they give marriage license. Eh dito sa atin, merong city na magtatanim ka lang ng puno. Tapos na, di ba? So that's one thing you have to check. Medical check kung capable kayo to procreate.
Number five, right to jointly exercise parental authority over the children. Parehong o pantay na karapatan sa pagpapalaki sa bata at karapatan para suportahan ng asawa, bawat isa. Unless intentionally umalis ng bahay at ayaw doon tumira. Kung intentional pag-alis sa bahay, hindi siya entitled sa suporta. Pero kung pinalayas, she was driven out of their home, entitled siya sa suporta. Financial, moral, or whatever. Whatever support yan, entitled siya. Now, sa obligations, may duty ka to live together in one home. Magsama physically sa isang bahay. May duty ka. Ano pa? May duty ka to observe mutual love, respect, and fidelity. Pero merong pahabol. Anong pahabol? These are personal to the spouses and go into their intimate relation. Yung pagbibigay daw ng mutual love, respect, and fidelity. Personal daw yan sa spouses. Nilagyan pa ng ganong pahabol. Hence, must be performed voluntarily by them. Bakit pa natin, ba't pa kayo gumawa ng batas na ganito kung voluntary naman pala? Natatawa ko minsan eh sa ating family code. Duty to render mutual help and support. Bound to support each other. Yun ang aking comment dyan. Physiologically, psychologically, spiritually. Yan ang coverage dapat ng suporta. A spouse cannot be examined. Confidential information received during marriage by anyone without the consent of the other spouse. Halimbawa, Prof. Jean Carlo, may inamin ka. Meron ka nakuhang confidential information tapos kinuwento mo sa iyong spouse, kinuwento mo kay ano? Kinuwento mo sa kanya. Tapos si wife mo inibitahan ng pulis. Hindi po pwedeng ibigay yung information na yan nang wala kang consent. Or even yung paglabas, basta yung paglabas ng information sa bahay ninyo nang walang consent ang bawat isa. Hindi pwede yung ilabas. Hindi ka pwedeng subject to examination ng sino mang authorities. Okay? Another rights, karugtong, right to be loved and be comforted, right to jointly fix the family residence, right to manage the household, right to exercise any legitimate profession, self-explanatory yan, right to give and receive moderate gifts to and from each other. Imagine mo, pati batas, didiktahan tayo na magregalo tayo sa ating asawa. Regaluan mo ko ng kondo. Regaluan mo ko ng kotse. Okay. Kaya dito ko napansin na talaga yung batas natin design para dun sa mayayaman. Okay. Dinidikta na yung pagre-regalo. Right to retain the ownership, possession, and administration of their exclusive properties. Kung meron ka mga properties na minana sa magulang, may karapatan kang ibenta yan nang wala siyang consent. That is covered by another Republic Act na ginawa a few years ago. Pero kung may prenuptial agreement kayo bago kayo ikasal, ang mag-govern dyan ay kung ano ang nilagay sa prenup, halimbawa, pagka sa'yo lang, pag sa akin lang. Minana ko sa magulang ko, sa akin lang yun. Kung naka-identify yan sa inyong prenuptial agreement, then malinaw ang usapan. Walang conjugal. Ang conjugal lang ay yung papasok during the marriage. Papasok na property, papasok na pera, papasok na ari-arian habang kayo ay nagsasama. Okay? Sa obligation, balikan natin. Sabi sa Article 70,
spouses are jointly responsible for the support of the family. Dati, civil code, lalaki lang ang magpo-provide ng lahat ng pangangailangan sa bahay. Pero dahil daw sa dami ng clamor, na reklamo ng mga career women, dapat daw pareho ng nagpo-provide. At yan ang nakadictate ngayon sa family code. Pareho na kayong magpo-provide ng lahat ng needs sa bahay. Expenses for such support and other conjugal obligations shall be paid from first, community property. Pag sinabing property, kasama dyan yung inyong trabaho. Kasi property din yan. Considered as property yung ating trabaho. Kaya nga merong security of tenure na tinatawag. Number two, from income or fruits of separate properties. Kung meron kayong mga separate na pag-aari na kumikita or negosyo na kumikita, dun din pwedeng kunin ang pangangailangan sa bahay. Number three, kung kulang, in case of insufficiency or absence of income and fruits, such obligations shall be satisfied from their separate properties. So dito, natawa din ako dito, parang wala na silang makuha ang pagkukunan. Kung ano man yung pwede niyong ilabas, dun yung kunin. Kung ano man yung pinagkakitaan niyo, dun yung kunin. Yung lahat na inyong pangangailangan sa bahay. So this amends Article 111 of Civil Code, obligating or for me dictating the husband to support his wife and the rest of the family. So pinalitan na yan ng family code. Okay? Husband administrator. Administrador yung husband. Wife, co-admin, co-administrator of conjugal properties. So may say palagi ang bawat isa sa inyo. Hindi pwedeng isa lang yung may say. Unless prenuptial agreement conferring said rights to the wife. Halimbawa, binigay sa wife yung administration ng mga negosyo. Halimbawa, bibigay mo sa wife mo, sinulat mo sa prenup, eh wala ka magagawa doon. Yun ang kikilalanin ng korte. Okay? Duty to manage the household consistent with the policy of ensuring equality between spouses. Again, ito na naman yung equality, ha? Article 71, Family Code, this shall be the right and duty of both spouses. Okay? Yung obligations, again, yung pagbabago daw na dating husband lang ang nagpo-provide ay answers the cry of Filipino women that they should not be confined to stereotype roles, one of which is the management of the household. Wives would like the husbands to share this responsibility, like worrying about the high prices of food and family necessities, making both ends meet, helping the wife with chores or chores during maid absence, taking care of the baby at night, especially if both spouses go to office or work during the day. These are the comments, no? During the deliberation of the family code. Na nasa, makikita nyo sa handbook of the family code by Justice Alicia Sempio D, page 129. So yun ang in-address daw ng family code. Okay? Para daw kahit man lang sa gawaing bahay, eh tumutulong din daw yung husband kung parehong pagod sa work, kung parehong pagod sa office, magtutulungan sa paghuhugas ng pinggan, magtutulong sa paglalaba. Okay? Lalo na kung wala yung katulong, kung day off, ha? Husbands? Merong nararamdaman kasi yung mga husband na ako nga provider, tapos maghuhugasin mo pa ako ng plato. Ako nga yung tatrabaho, nagpo-produce ng mas maraming kita, tapos paglilinisin mo ako ng sahig. yan yung feeling ng mga lalaki na nag-a-activate naturally. Kaya ma-re-realize nyo later on bakit may feeling tayong ganyan. Aalamin natin yung pinanggalingan, yung source. So I will skip this. Sakit sa ulo ito pag-usapan. Meron pang mga duty to fix the domicile. Couple must both decide as to the location of their conjugal home. Kasi naging issue to, nagkaroon ng isang Supreme Court case, isang doktor tsaka engineer na hindi nagkasundo kung saan titira, umakyat sa korte yung problema. Sabi ni doktor na babae, dito ako sa Manila, dito ako sa probinsya dapat kasi nandun lahat yung mga kababayan ko, walang doktor doon. Nako, titira.
sabi ni husband na engineer, marami akong project sa Maynila. Ako yung lalaki, ako dapat masunod. Dito ka, tumira sa Maynila. Magkasama tayo dapat. So, hindi nagkasundo. Umakyat sa korte. At sinabi ng Korte Suprema, meron daw karapatan yung bawat isa to exercise their profession. So, nanalo si babae. Nanalo nga si babae sa kaso. Eh si husband, nawala na ng gana. Ba't ka pa makikisama sa asawang ayaw mag-submit sa'yo? So, yun yung nararamdaman ng lalaki. So, that's one cause of marriage separation din na nangyari sa kanila. So, these are all cases na kapag inisip nating normal, hindi matatapos yung problema. Kapag tinanggap lang natin na ganoon, hindi matatapos ang problema. Kaya, nagbigay ng remedyo yung batas ng tao kapag daw hindi ginagampanan ng bawat isa yung duties and obligations. Pakibasa mo nga, Prof. Jean. Remedies when spouse fails or refuses with these duties or legal obligations. Number one, annulment of marriage. Sir, lahat po ba? Yes, please. Okay. Number two, declaration of nullity of marriage. Number three, legal separation. Number four, action for support. Number five, action for damages. Action for receivership. Judicial separation of property. Action for guardianship. Action for sole administration of property, judicial admonition of spouse, judicial declaration of presumptive debt, number 12, summary judicial proceeding, action for injunctive relief, contempt action, criminal action, 16, administrative action, and 17, protection order. May napansin ka ba, Prof, na remedies or remedyo that saves the marriage? Meron ba? I don't think so, po. mukhang wala, no? Oh. So, ito lang yung kayang i-offer ng batas ng tao. Couples, ito lang yung kayang i-offer na solusyon ng batas ng tao kapag kayo ay nag-aaway na. Kaya alamin natin ngayon yung mga reason para hindi kayo mag-aaway. Para hindi kayo umabot sa ganitong sistema, sa ganitong sitwasyon. Yun ang ibibigay namin sa inyo ngayon. Now, gusto niyo muna ng break? It's 3:44. Yes po. 5 minutes? 5 minutes break? Ha? 5 minutes break tayo? Yes po. O sige, time check sa akin, 3:44. Let's meet again at 3:45 na. Let's meet at 3:50. Huwag nyo nang i-off. Dito lang tayo. 5 minutes break. Thank you.
Okay? Pwede lang tayo? Can we resume? Everybody's back. Sila, Sheila, hindi na kayo uli. Now, as I've said many times, kapag nag-join ang inyong mga dugo, you create a blood covenant. It then creates an institution called marriage. And that is the covenant meaning in Hebrew. Yung marriage, if you trace back the origin of the word marriage. So, pwede naman talagang maging masaya kahit single eh. Marami ng tao nakapagpatunay niyan. Ang problema lang, kapag umasenso sa buhay, yung isang single, mapupunta dun sa mga pag-aawayan ng kanyang mga kamag-anak, yung kanyang ali-alian. Okay? So, yan ang mga epekto kapag umasenso sa buhay yung isang single na masyadong focus sa kanyang career, sa kanyang status. Kaya, I hope walang nag-pressure sa inyong magpakasal, ha? Walang pumilit sa'yo, bro. Na mag-asawa? Wala po, sir. Wala, very good. Hindi pinilit na magulang, no? Kailangan ko lang ng apo. Walang ganun. Amy, Albert. Wala naman po. Walang ganun, ha? Walang sisihan balang araw, ha? Sheila, hindi na ba kayo? Walang pumuwerso sa inyo, kahit parents, barangay. Glenn, hindi ka pinilit mag-asawa, Glenn, ha? Doris, wala pumilit sa'yo? Wala ko, sir. So, sariling decision yan, ha? Mabuti lang malinaw tayong nag-uusap ngayon, ha? ayokong balang araw, mababalitaan ko, ha? Na ayaw nyo na sa isa't isa, ha? Masakit sa kalooban namin yun. Okay? So, balikan na natin from the beginning para mas maintindihan natin lahat na nangyayari sa ating buhay, lahat na nangyayari sa bawat mag-asawa, sa bawat pamilya. Kailangan maintindihan natin yung original information para alam natin kung paano ito magpa-function ng maayos. Lalong-lalo na yung relationship ninyong dalawa. Yung nakaunang tao sa mundo. Umpisa natin from the beginning. Hindi naman yung gobyerno, hindi naman yung barangay, hindi naman yung senado, hindi naman yung kongreso, hindi naman yung simbahan ang pinakaunang institusyon. Si Adam and Eve yung unang-unang lumabas, di ba? At hindi natin makikita yan sa mga libro ng philosophy, sa biology books, world history books, science fiction, constitution, law books, medical, psychology. You can never find Adam and Eve, the first human beings in these books. Hindi nyo makikita yan dyan. Saan natin makikita yan? Dito lang na pinreserve ng bawat generation. Nakapreserve yan. And let's call that the human beings manufacturer's manual. Nandyan yung pagkakadesign ng tao. Paano yung dinesign ang human being? Paano dinesign yung male? Paano dinesign yung female para maintindihan natin? Makukuha din natin yung sagot ngayon kung bakit may ugali ang mga babae na kapag pera nila, pera lang nila. Nabalitaan mo ba yon, Albert? Tapos yung pera mo, Albert, ay kay Amy din. Masasagot ngayon yung tanong na yan kung bakit ganun sila. Okay? Kailangan maintindihan natin yung kanilang design. So, pinakaunang-unang institusyon na created by
Adam and Eve is the family. Yan ang pinaka unang-unang institusyon sa mundo. Hindi ang simbahan, kongreso, gobyerno. Kailangan nyo maintindihan yan. Produkto tayo ng Diyos. Image. Let us make man in our own image after our likeness. So kung nasasaktan ang tao, nasasaktan din ang Diyos. When you search for the word image, pag sinabing image, ang meaning ng image ay kung ano ang nilalaman, characteristics, anyo, everything. Image. At meron din tayong power. Meron din tayong authority na binigay sa atin. Hindi lang natin kayang gawin ang mundo. Hindi tayo pwedeng gumawa ng agdagat, ha? Dahil hindi tayo creator. Okay? May limit lang yung kaya nating i-create as a product. Ito ngayon, yun nangyari sa Garden of Eden. Ito ngayon, yun nangyari sa unang-unang relationship. Papabasa ko sa lalaki dahil ito ay dealings ni Adam with God. Papabasa ko kay Albert. Hati-hati kayo. 4:4 hanggang 7. Si Albert. Verse 4 hanggang 7 si Albert. Verse 8 hanggang 14 si Glenn. Verse 15 hanggang 19 si sino ba yung kasunod? Si Prof. Jean. Ha? Prof. Jean, verse 15 hanggang 18, ha? 19 to 23 si yung groom ni Sheila. Sheila, andyan na ba kayo? Sige, start mo na, Albert. This is the account of the heavens and earth when they were created, when the Lord God made the earth and the heavens. Now no shrub had yet appeared on the earth, and no plant had yet sprung up. For the Lord God had not sent rain on the earth, and there was no one to work on the ground. But streams came up from the earth and watered the whole surface of the ground. Then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into nostrils the breath of life. And the man became a living being. Next. Now the Lord God planted a garden in the east, in Eden. And there he put the man he had formed. The Lord God made all kinds of trees grow out of the ground, trees that were pleasing to the eye and good for food. In the middle of the garden were the tree of life and tree of the knowledge of good and evil. A river watering the garden flowed from Eden. From there it was separated into our head waters. The name of the first is the Pishon. It winds through the entire land of Havilah, where there is gold. The gold of the land is good. Aromatic resin and onyx are also there. The name of the second river is the Gihon. It winds through the entire land of Crush. The nature of the third river is the Tigris. It runs along the east side of Asher. And the fourth river is the Euphrates. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. And the Lord God commanded the man, "You are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat from it, you will certainly die." The Lord said, "It is not good for the man to be alone. I will make a
helper suitable for him. Now the Lord God had formed out of the ground all the wild animals and all the birds in the sky. He brought them to the man to see what he would name them. And whatever the man called each living creature, that was its time. So the man gave names to all the livestock, the birds in the sky, and all the wild animals. But for Adam, no suitable helper was found. So the Lord God caused the man to fall into his deep sleep, and while he was sleeping, he took one of the man's ribs and then closed up the place with flesh. The Lord God made a woman from the rib he had taken out of the man, and he brought her to the man. The man said, This is now the bone of my bones, flesh of my flesh. She shall be called woman. Ayos, thank you for reading that. This is chapter 2 of Genesis. In chapter 1 kasi, narrating how the earth was created. Nandun din yung assignment ng tao. Kung ano ang binigay na purpose ng Diyos sa tao, nandun doon sa chapter 1. In chapter 2, ito separately in-explain how the man was created, yung dealings ng Diyos with the man. Now, wala pang Adam na pangalan dito. Because man, according to Hebrew language, yung original meaning ng man refers to the species, refers to the human being. Okay? So, every human being, it's like God is talking to you now. Every human being, kasi hindi naman nagbabago yung salita ng Diyos. So, whatever happened between God and Adam, that's what is happening also to our lives. Okay? So ito, isa-isahin ko sa inyo, ha. So verse 4, ito daw yung account ng heavens and the earth. Wala pa raw shrub na nag-a-appear sa mundo because wala pa raw ulan na pinapadala ang Diyos. Because wala pang magtatrabaho. There was no one to work the ground. But streams came up from the earth and watered the whole surface of the ground. So ito na, sunod-sunod na, because meron nang magtatrabaho. Verse 7, the Lord God formed a man from the dust of the ground, galing sa lupa. Tama yung narinig natin noon, na galing daw sa alabok ang tao. Pero mapapansin nyo later on, yung babae hindi ginawa sa alabok. Kinuha sa tadyang ng lalaki. Okay? Narinig din natin yon sa mga misa, sa simbahan, nababasa natin kung saan-saan. Verse 8, meron daw tinanim ang Diyos na garden sa east na tinawag na Eden. At doon niya nilagay yung lalaking ginawa niya, yung taong ginawa niya. Siya mismo yung nilagay doon. The Lord God made all kinds of trees grow out of the ground. Lahat ng klaseng puno, lumabas na. Na may mga prutas na pleasing to the eye at good for food, katakam-takam. Sa gitna ng garden na yan ay ang tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. Verse 10 hanggang 14, makikita nyo na gumawa ng apat na headwaters or a river, rivers, apat na rivers. Na until now, makikita nyo yan sa world history. Sinubukan nilang hanapin yung Garden of Eden, hindi nila makita yan. Everything stated in the Bible, inimbestigahan nila. They found everything to be true, even yung mga taong nabuhay doon, except hindi nila nakita yung Garden of Eden. I will explain later why. Nung verse 15 na, nilagay na ng Diyos uli, inulit dito ha, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. For what reason? To work it and take care of it. Now, if we trace back the meaning of work and taking care, makikita nyo doon sa video sa homework ninyo na in-explain ni Dr. Miles Munro. Work means, naalala mo Glenn, what is work? Alala mo ba yan? Yes, hello po.
Work means, anong work, anong meaning ng work sa Hebrew? No. Naalala mo? Si Prof. G, naalala mo? Sino po? Yung work, ano meaning ng work according to the video na nasa homework ninyo? Work means what? You have to listen talaga because this is very important. Because this will guide your decisions. Work means to become. Yes, sir. To become. Walang konsepto ng master and servant sa Bible. The concept of master and servant ay imbento ng Greek civilization. Imbento yan sa Greece. Okay? Concept of master and servant. Mapapansin nyo, nung nilagay ng Diyos si Adan sa Garden of Eden, kompleto. He has everything para siya ay mabuhay. Yung river na sinasabi ay kumpleto sa bato. May ginto, may onyx, everything na pakikinabangan ng tao. Hindi siya magugutom, hindi siya maghihirap. God provided everything to the man in the Garden of Eden. Sa ating buhay, nung tayo ay bata pa, given that we have responsible parents, problema ba natin yung pagkain? Hindi naman, Glenn, di ba? Hindi po. If we have responsible parents, pag gising natin, o anak, may pagkain na dyan sa mesa, kain ka na. Di ba? Prof. Jean? Are you there? Yes po. If we have responsible parents, o anak, yung tuition mo, bayad na ba? O anak, ito baon mo. O anak, ito lahat yung kailangan mo sa school. Di ba, Albert? Lahat ng pangangailangan natin provided ng ating magulang. Basta may responsible parents tayo, ha? At hindi, na hindi pinapasa sa panganay yung obligasyon. Ha? Okay? Nagparami ng anak, tapos pinasa sa panganay yung pag-aaral ng mga kapatid. Nako, yan ang problema natin. So, everything was there. When God put him in the garden, wala siyang problema sa lahat ng pangangailangan niya. Basta alagaan lang, protektahan, and to become himself. Verse 16. Makakain mo lahat ng klase ng prutas diyan except for one. You must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, sabi ng Diyos. For when you eat from it, you will certainly die. Mamamatay ka. Na malalaman natin mamaya anong klaseng kamatayan yung haharapin ni Adan nung siya ay nag-violate. Okay? Verse 18, sabi niya, it is not good for the man to be alone. Tagalogin ko, hindi yata good, hindi yata tama na nag-iisa siya. I will make a helper suitable for him. Ano ang sumunod na ginawa ng Diyos? Verse 19, mga wild animals and all the birds in the sky. He brought them to the man to see what he would name them. Whatever the man called each living creature, that was its name. So, binigyan niya ng kalayaan yung lalaki, yung man, na pangalanan lahat ng animals. Remember, hindi ito mangyayari lang ng isang araw. Hindi ito kayang gawin ng isang araw lang. Okay? So, the man gave names to all the livestock, the birds in the sky, and all the wild animals. So, even all the Bible scholars have concluded na matagal na panahon ito na nag-iisa siyang single. Nag-iisa siya sa Garden of Eden. Matagal na panahon yung kanilang dealings sa isa't isa with God. But for Adam, para daw kay Adan, sabi dito, no suitable helper was found.
So maybe we can imagine na, Lord, hindi naman kami magkaintindihan itong mga animals na ito. Hindi rin kami bagay na magkasama. So this is Adam telling God. Tandaan natin ha, hindi Diyos yung nagdesisyon na bigyan siya ng babae. It's Adam. Nabigyan siya. It's Adam's request or reklamo. Nabigyan siya ng another human or suitable partner. So anong ginawa ng Diyos? The Lord God caused the man to fall into a deep sleep. Malalim na tulog dahil operasyon ang gagawin, major operation. And while he was sleeping, he took one of the man's ribs. Kaya nga sa science, natuklasan na kulang ang rib ng lalaki. And then, close up the place with flesh. Tinakpan uli ng flesh yung kinuha sa kanyang rib. Then, pinormahan niya yung babae na kinuha niya mula sa tadyang ng lalaki at dinala niya ito sa lalaki. He brought her to the man. Marami din na ang nag-aral. Ano ang meaning ng brought her to the man? Ang meaning niyan sa Hebrew, paraded. Pinarada ng Diyos yung babae sa harapan ni Adan. Walang endorsement, walang kautusan, gawin mo tong asawa. O ito ang magiging asawa mo, o ito ang magiging partner mo. God will never do that. Bakit? He will violate the man's free choice. And God will never violate that. God will never dictate kung sino ang mamahalin natin. Ipaparada lang niya yan sa harapan natin. Normally, makikita natin yan kung saan tayo nandun, sa trabaho, sa eskwelahan. Of all people na dumadaan sa harapan mo, bakit siya lang yung napansin mo? Di ba? Of all na babae kasama mo sa opisina, bakit siya lang yung mapapansin mo? Ipaparada lang ng Diyos sa atin yan. We will decide. Gusto mo mag-asawa? Ayan, mamili ka. Ganyan ang ginawa ng Diyos kay Adan. Pinarada lang si Eva. Kaya nung magising si Adan, inangkin niya yung babae. Ang sabi niya, bone of my bones, buto ng buto ko yan. Flesh of my flesh, laman ito ng aking laman. She shall be called woman. That's the reason why every time nag-asawa ang isang tao, inaari niya. Ginagawa niyang pag-aari niya ang asawa niya. Kaya alam ni Adan na yun ay galing sa katawan niya. Now, bakit hindi sa lupa ginawa si Eva? Gusto mong hulaan? Aaron? Aaron, hulaan mo nga kung bakit hindi sa lupa ginawa si Eva? Bakit sa tiyan? O bakit sa tadyang kinuha? Kasi po ano, tao po si Adan, kaya dapat galing din sa tao yung piece na pag, ano, para igawa kay Eva. Galing sa tao. Okay? Let's see, let's see. Let's hear other answers. Doris, gusto mong hulaan? Sa tadyang po kasi sir, kasi dito siya nakalocate. Hula lang sir. Ano po? Siguro kasi mas maproprotect niya po yung babae kasi pag yung kasama niya po palagi, yung mas nag-guard po ng dalawang arms niya din po. Ganun po. Okay. Prof, thank you Doris. Prof, gusto mong sagutin? Gusto mong hulaan? Hula lang. Ano, siguro po dahil parang destiny man and girl kaya doon siya sa lalaki kinuha. Parang ganun. Pag-aari na rin, ganun. Okay. Ito pinaka-sensible na sagot. Pakinggan niyo mabuti. Kinuha ng Diyos yung babae sa tadyang ng lalaki para maintindihan ng mga lalaki dahil nararamdaman din natin yan na yung babaeng yan na pinili mong asawa ay baby mo kasi lumabas siya sa katawan mo.
baby natin, Albert, yung mga babae. Baby mo yan si Amy. Glenn, baby mo yan si Doris. Sila. Baby mo, baby ka ni Aaron. Oo. At yan yung reason kung bakit nararamdaman ng mga babae na expecting the man to provide for everything. Ano ba ang ginagawa natin sa baby? Di ba sinisuguro natin na lagi may gatas na dededehin? Sinisuguro natin na lagi siyang may pagkain? Sinisuguro natin na lagi siyang maayos? Di ba? Kaya ang nararamdaman din ng mga yan ay baby sila. Gusto nila lagi silang kinakadel. Gusto nila lagi silang nilalambing. Di ba, Albert? Yes, po. Oh. That's the way they want to be treated because they are baby. Kaya nga natatawag din natin silang baby. Hi, baby. What's up? Hello, babe. Oh. Yung mga babae, awkward sa kanilang tawagin yung lalaki na babe. Di ba, Sheila? Sheila. Di ba awkward tumawag ng babe sa lalaki? Oo. Mas komportable sa lalaki na tawagin yung babaeng baby. That's what we feel. It's built into our genes. Sabi ni Dr. Miles Monroe, kung napanood niyo yung video, that feeling is built into the man's genes. They are our baby. Kaya kung anong pagpapaalaga, pagpapalaking ginagawa natin sa baby, yun din ang gusto ng mga wife na gawin sa kanila ng mga husbands. Okay? At pag kinumpare ninyo, yung balat ninyo, pagtabihin nyo yung braso ninyo, yung skin ng lalaki, very, magaspang. Sa babae, very smooth. Napansin nyo, pati yung muscle ng babae, malambot. Diba? Pag pinagdikit nyo, oh. Kasi from the dust yung lalaki, kaya magaspang yung balat. Yung babae, from the flesh ng lalaki. Kaya mas malambot, made by flesh. Okay? That is also the reason why may feeling sila, yung mga babae. Why they have this feeling na kung ano pag-aari nila, kanila lang. Kung ano pag-aari ng lalaki, kanila din. Why? Because of the natural feeling for the husband to provide for everything they need. Kaya nga masama loob yan kapag gumagastos yan ng kanila lang tapos hindi mo binayaran, husband, yung inabunuhan nila. Masama loob yan. Okay? Pag may binili si Amy na hindi mo pinalitan, Albert, masama loob yan. Okay? That even yung pagpapaganda nila ay sa husband magagaling yung budget. Ha, Prof. Jean? Pag nagpaganda yan si wife, ang budget niyan magagaling sa'yo. So, di ba, pag nagpakasal kayo, magiging husband and wife na kayo. Alam niyo ba kung ano meaning ng husband? Babalikan ko, ha. Nalampasan ko yata. To, meaning ng husband. One who binds the house together. From the word husband. Yun ang etymology niyan. One who binds the house together. What else? Okay ba sa mga prof? The husband. Husband, connecting and keeping together the whole family. A man when clothed with esteem. From that time, a husband. A recently married man. Thank you. A husband is a title given only to males, which means in Old English, bondi or occupier or tiller of the soil. The original sense of the verb was till, cultivate.
husbands, tiller, cultivator. Don't forget that. Now, when you become a father, nagkaanak na kayo, mapapansin nyo habang tumatanda kayo, mas nagiging komportabling tawagin ng mga wives yung asawa nila as daddy. It's built into their genes also to call the husband daddy. Komportable silang sabihin yun. Okay? Because when you are a father, the Hebrew meaning is this. Glenn, pakibasa? In the original pictographic script, the first letter is pictured as the ox is strong. The letter also, second letter is the picture of the family tent or house where the family resides. When the combined these letters form the meaning, the strength of the house. Yeah, thank you, Glenn. Yung unang panahon, hindi pa naman uso ang English eh. Siguro, the way they write, kung ano yung nakikita nilang hugis, yun ang ginagawa nilang letters. Kaya, the father is compared to an ox. As the ox is strong, the letter also has the meaning of strong. The second letter is the picture of the tent or house where the family resides. Kaya pag pinag-combine, these letters form the meaning, the strength of the house, yung father. And God also gave the description of a father, which is Abba. Abba in Hebrew means source of every needs on earth, provider of every needs on earth, sustainer of every needs on earth. Sa lalaki lang binigay ang title na yan, tandaan ninyo. Father is the source of your family's needs. Lahat ng magiging pangangailangan sa bahay ay manggagaling sa father. Provider, sustainer, yan ang ginawa ng Diyos. Siniguro niya na hindi tayo maubusan ng chicken. Siniguro niya na lagi tayong may tubig na may inom. Siniguro niya na lagi mapapalitan yung baboy at merong makakain na baboy for a lifetime. Because He is the source of everything. He is the provider, the sustainer. At yan din yung magiging role ng husband sa bahay. Napilit na binabago ng mundo, ng gobyerno. Now, ang tanong, paano pag kumikita na si babae? Saan napupunta ang pera ni babae? Amy, may idea ka? Pangtulong din po sa family. O kasi hahanapin ni Albert yan, yung kinikita mo. Saan napupunta yung mga pera mo? Pag nawalan ng pera ang husband, tatakbo sa wife. Siguraduhin mo, I mean, na may matatakbuhan siya. Ikaw yun. Hindi lalabas ng bahay yan para mangutang. Babae, yung wife ang tatakbuhan ng husband. At kasama yan sa description ng helper. Pag tinerase nyo yung meaning ng helper, hindi katulong. Ang sinasabi ng mundo, katulong daw ang babae, tagahugas ng plato, tagalinis ng bahay, tagalaba. Yan ang meaning na binibigay ng mundo sa helper. Pero kapag tiningnan mo ang tunay na meaning ng helper na sinabi ng Diyos kay Adan, ang helper ay papunta, pabalik yung meaning sa Diyos. Nandito yun. Helper.
something o someone na tatakbuhan ng lalaki sa panahon na wala siyang ma-produce, wala siyang magawa, sa wife tatakbo. Nandito yon. Helper. Yan. Helper means, pakibasa Prof. Jean? Helper. Okay. Describes aspects of God's character. He has our strength, our rescuer, our protector, and our help. And Ezer is the word God used to describe the first woman. Eve was someone who could vital strength to Adam. The word Ezer is qualified by the word kenegdo in both Genesis chapter 2, verse 18 and 20. Often translated as suitable for him, gives the meaning that Eve was designed to be corresponding and equal partner for Adam. There is no sense of subordination stated or implied or even hinted as its passage in Genesis. Ezer kenegdo, a helper suitable for him, is used in reference to the first woman without any narrow qualifications, prescribed limits, or cultural restrictions. And it's not qualified anywhere in Genesis how the first woman was to express and apply her help towards her husband. It was to alleviate the man's aloneness and partner with him, their joint commission that is given in Genesis 1:28. Okay, thank Unfortunate, you, Prof. Okay, Prof. So, helper in Hebrew means ezer. At pag binalikan mo pa atras nga yung meaning ng ezer, God called himself also as ezer na natatakbuhan ng tao sa oras ng pangangailangan. And that is how God described the woman. Natatakbuhan ng husband sa oras na malungkot, magbibigay ng support sa husband kapag nanghihina, hindi susumbatan. Magre-remind sa husband, di ba sabi mo dati, gusto mong gawin yan? Di ba dati gusto mo? Yun ang trabaho ng helper, ng wife. Kasama dyan, kapag nagipit siya, may matatakbuhan siyang sa'yo. Okay? Hindi sa ex tatakbo dapat. Okay? Hindi mangungutang sa ex, ha? Okay? So, pag kumikita ang babae, ilagay sa family savings. Doon papasok yung joint account. Okay? Now, let's go back to Eve's situation. Bakit ba sinasabi ng tao na dahil sa babae, nagkasala ang lalaki? Yung ba talaga nangyari? Tingnan natin, paano ba talaga nagsimula ang lahat? So, Amy, pakibasa yung verse 1 hanggang 4 or hanggang 5. Verse 1 to 5, Amy. 6 to 9 kay Doris. 10 to 12 kay Sheila. 13 to 14 kay... Prof, ano pangalan ni Bride dyan? Jonah po. Jonah, yan. Miss Jonaline, yan. Okay, basa po. Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, "Did God really say you must not eat from any tree in the garden?" The woman said to the serpent, "We may eat fruit from the trees in the garden, but God did say you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it or you will die. You will not certainly die," the serpent said to the woman, "for God knows that when you eat from it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil." When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it.
She also gave some to her husband who was with her, and he ate it. Then the eyes of both of them were opened, and they realized they were naked. So they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day, and they hid from the Lord God among the trees of the garden. But the Lord God called the man, "Where are you?" He answered, "I heard you in the garden, and I was afraid because I was naked, so I hid." And he said, "Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from?" The man said, "The woman put you here with me. She gave me some fruit from the tree, and I ate it." Then the Lord God said to the woman, What is this you have done?" The woman said, "The serpent deceived me, and I ate." So the Lord God said to the serpent, "Because you have done this, cursed are you above all livestock." Okay, thank you. Now, ihimay-himayin natin, kagaya ng paghihimay na ginawa natin doon sa first chapter, yung dealing with God and Adam. Bakit si Eve, yung babae ang nilapitan ng ahas? Makikita nyo kasi sa verse 6, magkatabi lang sila, no? At bakit nalaman ni Eve yung instruction samantalang si Adam lang yung kausap ng Diyos, yung binilinan ng Diyos? Si Adam lang yung laging nag-uusap. Kasi nung lumabas yung babae sa tadyang niya, wala na ang Diyos, wala nang endorsement, nawala na sa eksena. Paano nalaman ni Eva yung instruction na huwag kakain ng prutas sa middle of the garden? Paano nalaman kaya, Amy? Sumulaan? Siguro po sa connection din ni Eve with Adam since she was taken from the rib of the man. Pwedeng sinabi ng lalaki sa kanya. Di ba? It's possible na sinabi ni Adam sa kanya yung instruction ng Diyos. Now, remember that ang design ng marriage, if you read the manual, if you read the Bible, ay para siyang puzzle. Pagdudugtong-dugtungin mo yung mga senaryo. Pagdudugtong-dugtungin mo yung sinabi ng Diyos dito at sa sinabi ng Diyos sa kabilang book. Bakit? Because God never explained. Yun ang characteristics ng isang king. He never explained. Kaya you have to read the mind of the king. Tingnan natin yung sinabi ni Paul. Nilinaw ni Paul ito sa New Testament. Tingnan natin paano nalaman ni Eve yung instruction. Ito yung dahilan kung paano nalaman ni Eve. Look at this. Prof, pakibasa. "Husbands, you are called God to be your wife's teacher. And if they will learn anything, let them ask their husbands at home." Yun pala ang reason kung bakit nalaman ni Eva yung instruction sinabi ni Adam. Now, if you study the causes of marriage breakups of families na nasisira, if you study, Aaron, nag-aaral pala kayo ng law ni Sheila. Nababasa niyo ba yung mga Supreme Court rulings about annulment cases? I'm sure nababasa niyo yan. One of the causes, yung psychological incapacity, major cause, yung psychological incapacity ng lalaki. Kapag dinescribe ng psychologist yan, ang mga lalaki daw, yung husband nung complainant, ay hindi ginagampanan yung papel bilang husband. Ano yung papel na yon? Yung inaasahan ng mga babae sa kanila, yung inaasahan ng wife sa kanya. Ano yun? Direksyon sa buhay, sipag sa buhay, pangarap sa buhay.
Kapag hindi yan nakikita sa husband, mapuprustrate ang babae. Bakit? Because they feel naturally to expect the husband to have a direction in the family, to have a guidance. Kaya nga tingnan mo, ha? Sheila, Aaron, testingin natin. Kapag may problema, at mararamdaman mo, ini-expect mo si Aaron na mag-desisyon. Pero kung hindi makapag-desisyon si Aaron, ipapasa niya sa'yo. Ikaw na mag-desisyon. Hindi ko alam yan eh. How will you feel, Sheila? Sheila? Sheila, nag-break na ba kayo? Nag-break time kayo? May pa tayo yung break time. Pababalikan natin sila. Amy? How will you feel kapag hindi makapag-decide si Albert sa isang problema? How will you feel? Mapipressure po. Mapipressure ka. Not only that, you will get frustrated. Bakit? You expect the man to be a man. Di ba? Yun ang nararamdaman nyo eh. Tama, Amy? Yes po. Kaya nadi-discourage kayo kapag yung lalaki, hindi mapakita na lalaki siya. Tama? Diba? Magpakalalaki ka naman, di ba? Ganun yung nararamdaman ninyo eh. Kapag hindi makapag-plano yung lalaki, walang direksyon, hindi makapag-decide ng matibay, you get frustrated. Why? Because you feel, you naturally feel that it should come from your husband. At maraming annulment cases, Aaron, di ba naglulo kayo ni Sheila? Tama? Maraming annulment cases na ang pinagsisimulan ng problema, yung mga babaeng nagiging mas matalino kaysa sa husband. Nagmamalfunction ang relationship kapag pinalalabas ng babae na mas matalino siya sa husband niya. Bakit? The husband will feel that is something wrong. Something ain't right. Bakit dinidiktahan itong babaeng ito yung buhay ko? Bakit pinakikita ng babaeng ito na mas matalino siya sa akin? Di ba, Aaron? Hindi ka natutuwa pag ganon? Tama? Opo, tama. Diba? Yung mga babaeng nagdo-dominate sa lalaki, hindi sila natutuwa doon. Something ain't right. Bakit? Kasi ang design ng marriage is for the husband to give direction to the wife. Hindi the other way around. Ha, Prof. Jean? You have to have a direction in life because the wife will get frustrated kapag hindi nakita yan sa'yo. Kung paikot-ikot lang ang buhay ninyo, saan ba pupunta pamilya natin? Bakit kain tulog lang tayo, trabaho, kain tulog, trabaho? Saan ba tayo pupunta? They will get frustrated. Kaya itong sikreto dyan, Glenn. Pag nakita mo si Doris na nagbabasa ng 5 libro, 10 libro, Glenn, yung babasahin mo. Okay? Marami ng marriage ang nasira. Dahil si babae, ang nangangarap kapag nawala ng pangarap si lalaki. Pag tumigil sa pangangarap si lalaki, si babae yung mangangarap. At ano mangyayari kapag nangarap na nangarap si babae? Mag-aaral yan. Magmamasteral. Magdo-doctorate. Kapag si husband huminto na sa pag-aaral, college graduate, happy na siya doon, nag-i-expand ang level ng isang taong nagpapatuloy sa pag-aaral. At darating yung time na hindi na kayo magkakaintindihan sa mga terminologies. At magmumukha ka ng tanga, husband, kapag
masyado lang malaki, mataas yung naabot na edukasyon ng wife. You will feel something ain't right. Okay? Kaya the direction will always come from the husband, not from the wives. Kaya huwag niyong hahayaan wives din, huwag niyo lang ipakita wives na mas mautak kayo sa husband ninyo. Hindi matutuwa yung mga yan. Okay? Huwag niyo papakita sa mga husband niyo na mas madiskarte kayo. Ipakita niyo lang yung diskarte, pero the decision at the end of the day will be the husband. Okay? Now, ito pa. Sabi ng Ahas, tunay na hindi kayo mamamatay. Ito ang pangako ng Ahas kay Eva. Kaya na-convince siyang suwayin. Hindi kayo mamamatay. Dahil alam ng Diyos, kapag kinain niya yan, mabubuksan niya yung mata, and you will become like God na nakikilala ang good and evil. Remember, si Adam and Eve, bago sila kausapin ng Ahas, they do not know anything about bad things. All they know, lahat mabubuti. Parang bata, di ba? Parang bata. Hindi naintindihan yung ginagawa, so they don't know about evil things. Kaya wala silang pananagutan. Kaya yun din ang reason kung bakit sinabi ng Diyos na kailangan mong maging born again. Iba naman yung naging interpretation ng mga religion dyan. Di ba? Kailangan mong maging bata uli para maintindihan mo yung kaharian ng Diyos, yung gobyerno ng Diyos, yung relationship ninyo. Kailangan yung maintindihan yan. By removing every bad things sa isip ninyo na natutunan nyo sa mundo, na natutunan nyo sa society. So, verse 6, makita lang ng babae that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, katakam-takam, she took some and ate it. She also gave some to her husband. Tingnan nyo ha, naging husband na siya. Hindi na men. Lahat ng version ng Bible, mababasa nyo ganito. The man became the husband nung kinagat na ni Eva yung mansanas na sinasabi. Then the eyes of both of them were open and they realized they were naked, so they sewed fig leaves together and made covering for themselves. Bigla silang naging husband and wife when they violated the commandment. Tingnan nyo, ano yung hindi pinapakain ng Diyos? Anything makakain nyo except for one which is in the middle of the garden. Nasaan ang ating sex organ? Nasa middle ng ating katawan. Middle. Now ang tanong, pagkatabi naman pala sila, bakit si babae ang nilapitan? Alam niyo kung bakit? Alam ng Ahas, alam ni Lucifer kung paano dinesign ang male and female. Na kapag nilapitan niya yung lalaki, he will struggle. Na kapag nilapitan niya yung babae, alam niya, makukumbinsi niya. Bubulahin lang niya. At natukusan ito ng science that the females are created to be emotional. That the males are created to be logical. Again, ulitin ko ha. The females were created to be emotional. And the males were created to be logical. At yan ang na-explain ng husto ng maayos sa book
ni James O'Connor na men are from Mars, women are from Venus, or John Gray pala. Nandiyan dyan yung findings ng science that the females are created to be emotional. Testingin natin, ha? Testingin natin ngayon. Aaron, Sheila. Halimbawa, sinabihan ka ni Aaron na stupid. How will you feel, Sheila? I'm hurt. Oh, hurt ka, di ba? Ang sakit mo naman magsalita. Baligtarin natin. Aaron. Eh, di ba, Sheila, pwede ka pang maiyak dyan, eh, di ba? Maiyak ka. Masyado naman masakit yung sinabi mo. Stupid ako. Pero pag binaligtad natin sitwasyon, Aaron, sinabihan ka yung stupid, what would be your reaction? Ha? Medyo inverted. Di ba magre-review ka? Bakit niya nasabing stupid ako? Iiyak ka ba, Aaron? Hindi. Di ba? Because the men are created to be logical. Iisipin mo mabuti. Teka muna, ano yung last na nangyari na sinabi yan? Paano masabi niyang stupid ako? Di ba, Prof? Yes, po. Ganun din magiging reaction mo, di ba? Iiyakan mo ba yon, Prof? Pag sinabi ka stupid ni, ano? Hindi po. Kaya, very sensitive ang mga babae. Na kapag lalaki yung nilapitan ng ahas, alam niya mag-i-struggle siya. Teka muna, binilin sa akin ng Diyos to eh. Mag-i-struggle siya. Mag-iisip na mag-iisip yung lalaki. Samantalang sa babae, pangakuan mo lang ng kasal, kapag nasa kwarto na kayo, bibigay na yan. Don't worry, pakakasalan kita. Huwag kang mag-alala. Okay? Ganon ka, emotional ang babae. They were designed like that. Kaya hindi rin pwede sa kanila yung masasakit na salita. Let's say, nagluto yan. Oh, Doris, nagluto ka. First time mo magluto. Tinikman ni Glenn. Maalat. Alat naman ito. Ano reaction mo, Doris? Malulungkot, sir. Kasi hindi na-appreciate yung luto. Magluluto ka pa ba? Hindi na. Mahihiya na magluto, sir. Oo, kasi first impressions last. Oh. Very sensitive ang mga babae. Ha, Glenn? Yes po. Hindi po pwedeng derechahan sa kanila. There is always a better way to say things. Okay? So, isipin muna mabuti kung paano mo babatiin yung isang bagay na hindi mo nagugustuhan sa asawa. Okay? Isipin muna. Next question. Hinanap na sila ng Diyos, no? Nung nabuksan na yung mata nila. Nasaan kayo? O nasaan ka? No? Ang yun ang unang hinanap. Yung lalaki lang. Hindi na si Eva. Wala pang interaction to between God and Eve. Then the man and his wife, verse 8, mapapansin nyo, narinig yung sound of the Lord as he was walking in the garden in the cool of the day. Pagkasama ang tao at Diyos sa Garden of Eden. And they hid from the Lord God among the trees of the garden. Hinanap siya, where are you? Sabi niya, narinig ko kayo sa garden and I was afraid because I was naked. So I hid. Sino sabi siya, nakaubad ka? Kinain mo ba yung pinagbabawal ko sa iyo? Sabi ni lalaki, yung babaeng nilagay niyo sa akin dito. Sinisi niya yung Diyos. How much more kung diniktahan niya yung babae o yung lalaki na gawin niyang asawa yun? Alam niya yung magiging reaksyon ng kanyang produkto. Sinisi pa siya dito. She gave me some fruit from the tree and I ate it.
Then the Lord God said to the woman, "What is this you have done?" Ito pinakaunang-unang interaction ng Diyos kay Eva. Sino sinisini ni Eva? Yung ahas. Kaya pinurusahan ng Diyos din yung ahas. Kaya scientifically, kasi pinaggapang ng Diyos yung ahas after this event. Gagapang ka. Scientifically, natuklasan ng mga doktor ng science na meron talagang paa ang ahas even before pa. Na naka-protrude sa katawan nila na hindi na lumabas. Because of that incident, yung parusa sa kanila. Okay? Kaya sila lang yung only animal na walang paa. Because of that incident. Now, ito yung sermon. Dito niyo na makikita kung ano ang setup talaga sa marriage. Maintindihan niyo na kung paano sinet up ng Diyos ang marriage. Pakibasa, sino pa hindi pa nagbabasa? Aaron, please, pakibasa itong first box. Funny po, he went to the comfort room. Can I unset the hand? Ah, sige, si Prof muna. Prof? Ay, sorry po, nasa comfort room din po. Ako, importante to. Albert? Yung international version. To Adam, he said, "Because you listened to your wife and ate fruit from the tree about which I commanded you, you must not eat from it. Cursed is the ground because of you. Through painful toil you will eat food from it all the days of your life." Thank you, Albert. Ito yung sermon ng Diyos kay Adam sa lalaki. Dahil nakinig ka sa asawa mo, wait a minute. Masama mo makinig sa wife? Bakit siya pinagagalitan? Dahil nakinig siya sa wife niya. Iyon ang sagot, yung binasa natin kanina. Because the husband was supposed to give direction to the wife. You must not eat from it. Cursed is the ground because of you. Ano na mangyayari ngayon na sumuway ka? Nag-asawa ka? Magdodoble kayod ka ngayon. Yun yung sinasabi dito ng cursed is the ground because of you. Because you are a tiller, di ba, Albert? Lahat na ng pangangailangan ng asawa mo, ibibigay mo na. Yun ang ibig sabihin nun. Dahil nung single ka, lahat ng kailangan mo, binibigay ng family mo, binibigay ng parents mo, eh nag-asawa ka na. Parang namang hingi ka pa kay daddy ng panggastos ninyo. Albert, di ba? Hingi ka ba kay daddy ng panggastos niya sa bahay? Simple. Baka mabatukan ka ni daddy. Yan ang sinasabi ng Diyos. Magiging provider ka na, tailor ka na, sustainer ka na, source ka na ng lahat ng pangailangan sa bahay. Samantalang nung single ka, everything was there. Adam's situation was like that. Before he met Eve, everything was there. Naintindihan niyo na ngayon, husbands? Now, yung sermon sa babae, pakibasa nga, Doris. Send po dito. Second box. The punishment. Yeah. The punishment of mankind. To the woman, he said, "I will sharply increase your pain in childbirth. In pain, you will bring forth children. Your desire will be for your husband, and he will rule over you." Yeah, thank you. Sabi niya sa babae, "Dadagdagan ko ang hirap mo sa panganganak." Teka lang. Pag may dadagdag, ibig sabihin, mayroong existing. Di ba? "I will sharply increase." You will read this same line in every version of the Bible. "In pain, you will bring forth children. And your desire will be for your husband." Nanaisin mo lagi yung husband mo. Kaya pala nag-aalala yung mga babae pag nawawala yung husband. Hindi nagte-text, hindi nagpaparamdam. No? Sila? Pag walang update, nasaan kang lalaki ka? Oh, di ba, Amy, ganun ka rin? Pag hindi nagtitext sa'yo yan, Albert? Oh. Kasi,
Nag-asawa ka eh. Di ba? Kung walang Albert sa buhay mo, magkakaganon ka ba? Di ba? Di ba, Sheila? Oh. Your desire will be for your husband. And ito yung pinaka-importante na kailangan nyo tandaan. He will rule over you. Ito yung ayaw tanggapin ng mundo. Na maging ruler yung husband over the wife. Iyan yung pilit na kinukorek ng mundo na equality. Pilit na sinisiksik ng society. Na equal. Equal naman kayo talaga eh. Equal saan? Sa authority? Sa power? Equal naman kayo talaga. Pareho kayong may possibility na maging matalino. Pareho kayong may possibility na maging leader. Pareho kayong may kakayahan na maging leader. Pero pag nag-asawa ka, okay lang sa work, makapag-compete ka sa lalaki, makapag-compete ka sa husband mo, okay lang sa work. Pero pag nasa pamilya kayo, pag marriage ang pinag-uusapan, ano ang sabi ng Diyos? Wives, submit to your husband. Pupuntahan ko yung sinabi ng Diyos, ha? Para hindi tayo nanghuhula lang. Ito, eto. Colossians chapter 3 verse 18 to 19. Wives, submit yourselves to your husbands as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives and do not be harsh with them. Nakita niyo yung connection? Do not be harsh to the wives, husbands, because they are created to be emotional according to science. Wives, submit yourselves to your husband. Bakit? Pag hindi ka nag-submit, magsasabong kayo. Dahil pareho kayong powerful. Pareho kayong may kapasidad na manira ng buhay ng isa't isa. Okay? Kapag nawala yung isa, masisira ang buhay ng isa. May possibility masira ang buhay ng isa. Naintindihan niyo na, Prof? Yes po. At yan ay kino-question ng society. Anong submit-submit? Modern day na tayo ngayon. So doon nagkakaproblema ang marriage kapag pinakialaman ng mundo. Kaya gusto ninyong maging maayos ang relationship ninyo, sundin nyo yung manufacturer's manual. Hindi yung sinasabi, opinion ng tao, ng mundo, ng society. Okay? Time check natin, 4:59. Hanggang 6 tayo, di ba? Very quick lang, very quick yung top 1 needed ng wife at top 1 needed ng husband. And how you will give that on a daily basis. Very quick before ko papasukin si Father JP sa ating Zoom. Ito ang 5 bagay na kailangan gawin ng mga wives sa mga husbands on a daily basis dahil ito yung pangangailangan ng mga husband. Now, pag nag-asawa kayo, hindi mo na iisipin yung sarili mo. Ang iisipin mo na yung partner mo. Ang pag-iisip sa sarili ay ginagawa during singleness. Kaya nga ang utos ay mahalin ang sarili bago mag-asawa. Kailangan na-achieve mo na yung mga gusto mo. Kailangan nangyari na lahat yung gusto mong mangyari nung ikaw ay single pa.
Dahil the moment na mag-asawa ka na at hindi ka patapos, babalikan mo yung mga hindi mo pa na-achieve. Marami kang adjustment na gagawin. Okay? Kaya, the moment you entered into a marriage, you will never think of yourself anymore. Sino na ang isipin mo? Your partner. Your spouse. Dahil siya rin, ganun din ang dapat niyang gawin. Titingnan niya, check niya, na mapuprovide niya yung pangangailangan mo. The problem will start if you don't know kung ano yung pangangailangan niya. Because maghihintay ka. Hindi mo mabibigay yung kailangan niya. Mapuprostrate ka lang. Huwag kang maghihintay. Aalamin mo yung obligation mo, yung duty mo. Gaya ng sinasabi ng family code kanina, you have to do your obligation so you can have your rights. Ano yung rights? Right to be loved, right to be comforted, right to be mutually supported. So ito yung pangangailangan ng husband sa araw-araw. Babasahin ng mga wives, soon to be wives, isa-isa yung pangangailangan ng husband. Line natin kay Doris. Number one, the need to feel respected. A man's need for respect is every bit as strong as his need for sex. Even in those moments when he doesn't deserve your respect, still give it and you'll be affirming with him and you'll be affirming him and bringing out the best in him. Ironically, your husband usually needs your respect the most in the moments when he deserves it at least. For Okay, thank you, Doris. Now, sino tong nag-publish ng article na ito? This is from patios.com, a site that advocates the building of stronger marriages and happier families. So the same advocacy that we have, ito yung findings ng mga eksperto. Findings ng science, scientific findings na pangangailangan pala ng lalaki sa araw-araw, which is aligned, naka-align sa design ng marriage, sa manual, sa Bible. So we are sharing this with you. Ang laging pangangailangan daw ng lalaki yung respeto, lalong-lalo na sa oras na galit ka, ayaw mo siyang irespeto, yun yung oras na kailangan-kailangan ng husband ng respeto. Huwag kang aalis ng bahay nang hindi siya pumapayag. Bakit? Ano man yung mangyari sa'yo, pananagutan ka na nga niya eh. Pinasa na ng tatayin mo yan sa kanya, yung responsibilidad na yan. Nag-away man kayo, huwag mo siyang babagsakan ng pintuan. Ha, Amy? Yan yung kailangan ng lalaki. Respeto. Nararamdaman nila yan. Nararamdaman namin yan. Okay? Sa ayaw na, oras na ayaw mo siyang irespeto, sabi ng mga eksperto, ibigay mo yon. And you'll be affirming him. Okay? Bringing out the best in him. Maglalaylo ang husband kahit na mainit ang ulo. Okay? Doris? Yes, please. Number two, Amy. Need for reflection. Most men have a hardwired need for daily silent reflection. They need to unplug and decompress. This isn't an excuse to lounge on a recliner all night drinking beer and watching SportsCenter. But do your best to give your husband some time daily to have a few moments of uninterrupted time to reflect and decompress. O, tama nga yung sinasabi ng Bible, oh. Na natuklasan ng science, a ruler ay requirement sa isang ruler, sa isang leader, yung mag-isip. At kailangan lagi ng isang ruler na mag-reflect to unplug and decompress. This is science talking. These are the experts talking, confirming about the need of a husband. Kaya mapapansin nyo, madalas gusto ng husband mag-solo. Ayaw magpa-istorbo. Pero,
this is only for a few moments. Tandaan natin ha, a few moments, not a few days. Hindi ka pwede magpaalam, Albert, ng isang linggo sa Boracay. Ha? Mag-me time muna ako, 1 week sa Boracay. Papayag ka, Amy? Dito. Because only for a few moments. Pag-usapan niya, ilang oras yan? 2 oras? 3 oras? Siguro din mong nandun ka kung saan ka magpapaalam, ha? Prof? Dahil pag nag-check yan, tapos wala ka doon, away yan. Ha? Malinaw, Prof? Yes, po. Okay. The need for reflection. Number 3. Sheila, please. The husband doesn't always have a stronger drive than the wife, but most men list sexual fulfillment and frequency as their number one or number two need in marriage. Daily intercourse may not be possible or practical, but make frequency a priority. For more on sexual intimacy okay and okay. marriage. Thank you, Sheila. Thank you, Sheila. Pag kinlik natin yan, baka kung saan tayo dalhin yan eh. Okay? Napanood niyo yung video ni Dr. Miles Monroe explaining about sex? Ang lalaki, they always produce sperm. At pag yan umaapaw, nararamdaman nila yan, they want to release. And make sure, wives, nasa inyo yan, ibabagsak. Pag niyo hayaan sa labas, ibagsak yan. Okay, na-release yan. Kaya mga husbands naman, tatandaan nyo naman kung kailan hindi pwede mag-release. Okay? Ha, Albert? Dapat alam mo, ha, kung kailan hindi pwede mag-release. O. Pag hindi pwede mag-release, Aaron, anong gagawin? Anong gagawin, Aaron? Pag hindi makapag-release? Ah, Aaron. Papalipasin. Papalipas. Oh, wag ilalabas yan sa labas ng bahay. Magbasa ng libro. Ha, Aaron? Albert, magbasa ng libro. Naiisip yan. Para hindi, para, wag ka manonood ng porn, ha? O alam nyo ba, may survey na lumabas, bago lang. Pilipinas daw, pinakamaraming nanonood ng porn. Oo. May problema tayo dyan. Tapos, alam mo kung sino pinakamaraming nanonood sa babae at lalaki? Pilipinas yung pinakamataas eh. Tapos, tiningnan din nila, pinakamaraming nanonood ng porn babae. So, something ain't right. Okay? So, siguraduhin nyo, wives, na kayo yung sasalo ng mga nire-release ng husband ninyo. Ha? Para hindi yan ilabas ng bahay. Okay, Doris? Malinaw, ha? Now, sa mga husbands naman, payo ko, i-express pa din yung love sa wife. Okay? Hindi yung kayo lang yung iisipin yung makarelease. Tapos na. Isipin nyo rin yung kanilang pangangailangan. O, sa mga babae, matagal sila mag-release. So, tayo muna yung magtatrabaho, Aaron. Ha? Tayo muna magtatrabaho bago tayo mag-release. Ha? Okay? Albert, ha? Tayo muna magtatrabaho, ha? Kasi pag na-release na yan, wala na, tulog na. O, magagalit yung mga yan. Hindi pa sila tapos, matagal sila. Ha? Albert, ha, Prof? Tayo muna, ha? O, sino na magbabasa? Number 4. Sino hindi pa nakabasa? Jonaline, please. The need to feel productive. Men can gain deep level of satisfaction, energy, and self-respect from what they produce. Daily
daily through their career and or service. Men want to know their work in making a positive difference. Affirm your husband's work inside and outside the home, and look for ways to encourage and support his endeavors. Yeah, the need to feel productive. We always feel that as males, di ba, bro? Pag meron tayong di natapos, napuprustrate tayo, may naiiwan trabaho, di ba? Napuprustrate tayo. Eh. Yes, po. Oo, kaya we always want to know that we are making a positive difference. Kaya ang role ng babae, kapag nakita niyo yung mga husband yung gano'n, lulugulugo, affirm your husband's work inside and outside the home. And look for ways to encourage and support his endeavors. Kasi may mga boss na nagtitake ng credit eh. Di ba? Hindi man lang tinatapik sa shoulder o good job. Wala man lang ganun eh. Pag hindi nakuha ng husband yun sa boss, saan kukunin ng husband yun? Sa wife. Now, maraming nangyayari na hindi alam ng wife yung gagawin. Ang ginagawa nila, sinisisi nila yung husband. Sabi ko naman sa iyo, malis ka na dyan eh. Makulit ka eh. Hindi ka nakikinig sa akin eh. No? Sisisihin pa yung husband. Which is not good. Hindi yun ang ina-expect ng husband na marinig sa inyo. Okay? You should affirm. Alam ko, kaya mo yan gawin. Hindi ka pinansin ng boss mo. Ikaw naman dapat talaga mag-take ng credit nun. Pero ikaw yung nagbibigay ng credit sa kanya because hindi binigay ng boss. Okay, wives? So do not blame your husband. Affirm. Mas magugustuhan ng husband marinig yan sa inyo. Number 5. Doris, ikaw na. The need to feel strong. Every little boy wants to grow up and be a superhero, and grown men still hold those same desires to be strong and heroic. Regardless of how much or little we can bench press or the size of our love handles, we want to feel like powerful protectors of our families. A wife's words and actions have the power to make a husband feel like a hero, so build him up and help him become the best version of himself. Yun, di ba? Yun ang assignment ng lalaki sa family, sa marriage, eh, to be always strong because we are the protector. Kaya nga, malaki yung design ng muscle ng lalaki kesa sa babae. Because the man's purpose, the husband's purpose, is to be a protector in the family. A wife's words and actions have the power to make a husband feel like a hero. So build him up. Build him up and help him become the best version of himself. Dito papasok yung real purpose ninyo as wife. To be an ezer to him. Sa inyo magagaling yung kanyang strength. Mababawi yung lakas. Sa inyo yun manggagaling. Alam ko naman na iniwala ako sa abilidad mo eh. Kaya kita pinakasalan eh. Mga things like that. Okay? Not blaming him or putting him down. Okay? So 5 things, madaling tandaan ito. The need to feel respected. The need for reflection. The need for sex. The need to feel productive. The need to feel strong. Ito yung pangangailangan ng husband sa araw-araw. Galing sa book na ito, Mag-asawa di Biro by Vic and Aveline Garcia, sabi nila, studies show that men get angry to this situation. Ano ito mga kinagagalit daw? Top 6 kinagagalit ng mga husbands nagging your husband. Husbands hate being nag, yung maingay na bahay. Yung pagod na pagod sa work, tapos uuwi sa bahay, ang ingay. No, Albert, no? Diba? Pag maingay ang bahay, hindi agad uuwi ang husband. No, pag laging ganon, magbabarkada, iinom, mimerienda, because expected na niya na maingay yung bahay pag uwi. So kung hindi naman kayo nagpapakasal sa isang may disabled, hindi kailangan ulit-ulitin ang isang bagay. Okay? Kung hindi PWD ang pinakakasalan ninyo, you don't have to repeat everything that you say. Reminder, no? Soft reminder lang ha. Ikaw maghuhugas ng plato ngayong gabi. Okay? Dapat may lambing. Ha? Hindi dinadaan sa naging. Walang respeto sa oras sa trabaho.
8 to 5 or 9 to 6, siyempre, nasa trabaho nga ang husband, huwag guluhin. Hindi niya pag-aari yung 8 hours, pag-aari ng employer, unless sarili niyong negosyo yung inyong pinapatakbo. Ang kanya lang ay yung break time. Doon nyo sila tawagan, storbuhin, or makapagkwentuhan. Okay? Big spender wife. Kinagagalit ng mga husband ang mga babaeng magastos. Na kahit sarili mong pera, yung pambibili mo, magre-react yung husband. Huwag niyong papamukha sa husband ninyo na kaya niyong bilhin lahat ng bagay. Disrespectful sa kanila yan. Okay? So kahit sarili niyong pera yan, ipaalam ninyo na gusto niyong bilhin. With his approval. Kasi hindi mo alam, baka yung bibilin mo eh, bibilin din pala niya later on as a surprise for your birthday. Okay? You never know. So everything that you do needs your husband's consent. Kaya nga sabi ng Diyos, He will rule over you. Huwag niyong pabaguhin yun. Huwag niyong papalitan yun. Kasi that's how the husband feels naturally. Lack of trust. Kailangan maging mapagtiwala sa husband. Okay? Kayo naman, husband, huwag sisirain yung trust. The moment na na-break yan, ang hirap na ibalik yan. Do not even attempt. Okay? Dahil the moment you break the trust, lahat ng gagawin mo, sasabihin mo, ay pagdududahan na. Okay, Prof? Lahat ng gagawin mo at sasabihin mo, iimbestigahan na yan ni Jonalyn the moment you break the trust. Okay? Hindi kanyang tatantanan. Na kahit 10 years na kayo nagsasama, babalik at babalik yan sa inyong diskusyon. Yung nasirang trust na yan. A disorganized home is a sign of dishonoring your husband. Gusto nyo umuwi ng maaga yung husband? Make your house a home na nakakatanggal ng stress. Kaya pag nasana yung husband na umuwi, disorganize yung bahay, eh magpapalit ng uwi yan. Okay? Kaya gusto nyo magmadali yung husband nyo sa pag-uwi sa bahay, make it organized. No consent of the husband when going anywhere. Kinagagalit ng mga husband niya dahil pananagutan niya kayo, responsibilidad niya kayo. Kailangan ng consent, hindi yung FYI. Ay, nandito pala ako sa grocery ha. O, nandito ako sa kaibigan ko. Sorry, hindi kita na-text kanina. Magagalit ang inyong husband. Lahat ng human being may tendency na mag-abuso. Pag yan na-abuse, lagi niyo yung pag-aawayan. Okay? So, in one word, what is your husband's greatest need? Amy, gusto mong hulaan? Top one. Greatest need ng husband. Top one. If we combine them all, everything, ano ang isang word na mag-fit? Sense of leadership. Yan ang top one na pangangailangan ng bawat lalaki the moment na nag-asawa sila. Mag-a-activate yan. Because that's how the male was designed. That's how the ruler was designed. To have respect. At the moment na na-violate yan, magre-react yan. Because that's naka-built in sa katawan ng bawat lalaki yan. Whatever citizenship, whatever, wherever they are in the world, basta male, nag-asawa, that will be activated. Okay? Respect. Hindi love, hindi trust, hindi loyalty. Sabi ng manufacturer, wives, respect your husband. Very clear. Respeto ang kanilang greatest need. So everything that you will say, you will do,
should be guided in that necessity or need ng iyong husband. Ito, oh. Ephesians chapter 5, verse 33. Nandiyan dyan. Sa wives, ang utos ay love. So respect means not yelling or shouting at your husband. Respect also means not sound sarcastic to your husband. Not ignoring your husband. And not insulting your husband. At hindi ka rin magdadabog. Very crucial yan sa bawat husband. The moment na dinabugan mo yan, binagsakan mo yan ng gamit, mawawala ng interest sa iya. So, remember, wives, you are not designed to rule over your husband. Huwag niyong paniniwalaan ang society kung gusto niyong peaceful living ang inyong buhay. So, ganun din naman ang pangangailangan ng bawat husband. Kailangan din nila ng physiological and psychological needs according to Maslow's theory, di ba? So psychology, self-fulfillment, ang magbibigay nito sa husband ay yung wife. Ang magbibigay nito sa wife ay yung husband. So, no one knows the product well other than the one who made the product. So, wives, simple ways to honor your husband like a king. Massage your husband. Clean his ears and cut his nails. Give facial treatment personally. Give him a spa treatment personally. Prepare his personal things. Honor his decisions. Pray for his work. And support his calling. From the book, Mag-asawa di Biro by Vic and Aveline Garcia. Now, for the woman, for the wives, ito naman yung gagawin nyo, mga husbands. Umpisaan ni Prof. Basahin, followed by Albert, then Glenn, then Aaron, and Prof. Jean Carlo. From allpro.com, isang scientific research din from the experts na pangangailangan daw ng mga babae na nakita namin naka-align doon sa design ng mga babae. Five things your wife needs most on a daily basis. So, Number one, sleep. While the average person needs 7 to 8 hours of sleep night to function at peak performance, women are naturally drawn towards needing more sleep than men. Many days, my wife will go to sleep before me and also wake me up after the next morning. And then guess what? It's okay. Our wives need the extra rest and we should be pleased for them to get it possible. Thank you, bro. Kailangan ng mas mahabang tulog ng mga babae. Because yung design ng katawan nila, hindi kagaya ng design ng katawan ng lalaki na mas may mahabang resistensya. Diba? Pero magugulat ka, they can carry a baby for 9 months. Di ba? Kasi nga, magkaiba ang purpose. Iba ang purpose ng male, ayon sa kanyang design. Iba ang purpose ng female, ayon din sa kanyang design. Kaya kailangan maintindihan ito ng mga husband. Dati, nagre-reklamo ko sa wife ko, late na magising. Gagalit ako, daming clients. Tulungan mo akong kausapin mga clients. Tulog ka pa, dami nang nangyari. Nung mabasa ko to, nawalan ako ng karapatan magalit. Doon ko na naintindihan. Okay? Kaya iba talaga kapag pinag-aaralan. Inaalam, iniintindi. Hindi na kami nag-aaway. Naintindihan ko na siya. Next. Number 2, words of affirmation. Your wife needs to be told that she is loved, that she is beautiful to you, and that she is valued. While as men, we enjoy our wife reaffirming us and our roles. We need to make sure that we are constantly feeding affirmation into her heart and life as well. She thrives upon being affirmed by you. This could be by way of daily compliments, praise in front of the kids, or handwritten notes of love and affirmation.
Your wife needs to be told that she is loved and she is beautiful to you and that she is valued. Thank you, Albert. Hello. Ito yung araw-araw na hini-expect ng mga wives sa kanilang husband. Nasabihin sa kanila na sila ay mahal na mahal, maganda sila, at napakahalaga nila. Hinahanap nila malagi yan. Kapag hindi nyo yan ginagawa, hindi nyo sinasabi, tinigil nyo na nung makasal na kayo. Iisipin ng mga babae. Hindi ko sasabihin, pero testingin ko na si Sheila. Sheila, anong isipin mo pag tinigil na ni Aaron to? Hindi ka na sinasabihan I love you. Hindi ka na sinasabihan maganda. Anong isipin mo, Sheila? May iba. Oh, may iba may nang sinasabihan. Oo, kaya dangerous yan. Huwag ititigil. Ang sinasabi ng science, hanggang lifetime, ito sinasabi, ginagawa. By, this could be by way of daily compliments, praise in front of the kids, hindi pwedeng siraan ang wife sa kanilang nanay, sa mga anak, hindi pwede. Bakit? Eh, paglaki ng mga yan, eh, may galit sa iyan, yung mga anak ninyo. Mas malapit ang mga bata sa nanay. Kaya huwag sisiraan ang nanay sa mga anak. Okay? I-praise. Handwritten notes of love and affirmation. Your wife needs to be told that she is loved, that she is beautiful to you, that she is valued. Never, never tell that to another woman. That's dangerous. Ha, Aaron? Huwag mong sasabihin niyo sa ibang babae. Malalagay ka sa alanganin. Okay? Dahil baka yung sinasabihan mong babae ay hindi sinasabihan ng kanyang asawa. Or kung single siya, lagi kang aabangan na batiin mo siya na maganda at sexy. Malalagay ka sa alanganin. Okay? Don't put yourself into a dangerous situation. Number three. Sino next? Quality time. More than anything else, your wife wants from you. She wants more of you. And especially more of your time, she wants you to talk to her, to spend time with her, and connect with her on an emotional and spiritual level as her husband. The only way that this can happen is through intentional spending and sharing regular moments of time, prayer, and dreams together. Yan. Kasi nga, ang mga husband provider, mag-work hard for the money to provide, to pay the bills, mabayaran tuition ng mga bata, mapaganda ang buhay. Nasa sacrifice ang quality time with the wife. Problema na to ng maraming nasirang marriage. Kaya anong sabi ng mga eksperto? The only way na mangyayari ito ay intentional spending. Intentional. Sasadyain. Ilagay sa planner. 6 p.m. paglabas ng work, dinner time with my wife. Nagluto ng paborito mo. Tapos sinabihan ka ng boss, overtime ka ha? O ano pipiliin mo, Albert? Sino piliin mo? Si boss o si wife? Si wife. Sinabi mo yan ha? Asahan ni Amy yan. O, kasi you better choose your wife. Kasi ang wife mahirap palitan. Ang boss madaling palitan. Tama, Albert? Apa. Oh, you see? Intentional. Ilagay sa planner, isulat, may reminder, may alarm. Quality time. Number four. Sino na? Sino na magbabasa? Eksakto kayo, di ba? Lima, di ba? Limang groom. O si Aaron na yata. Number four, detailed communication. As men were satisfied with coming home, giving our wife a kiss, and hearing the words, how was your day? Good. And we're good to go. But more than your wife need your lips, at the end of the day, she needs your ears. She has plenty of things to say. If you actually ask questions and make yourself
available to just listen. She also wants to know more details, not less, but about you and your day as well. A good husband must learn to be both a good communicator and a good listener. Thank you, Aaron. Detalyadong kwento. Yan ang kailangan lagi ng mga babae. Kasi pag kulang ang kwento, mararamdaman nila yan. At iimbestigahan kayo. Hindi kayo tatantanan. Okay? Kaya i-detalye nyo na, ha? She needs, she has plenty of things to say if you actually ask questions. Maraming kwento yan. Ikaw din. She also wants to know more details about you and your day as well. Okay? So, magko-compliment talaga kayo dapat if you are doing the right thing. Be detailed. Para hindi ka imbestigahan ng wife mo. Okay? Number five. Ako po ulit, sir. Yeah, please. Number five, non-intimate physical affection. Every day, your wife needs you to hug her, to give her a kiss, and tell her that you love her. She needs non-sexual expressions of your physical affection. This might include brushing up against her as you walk by in the kitchen, wrapping your arm around her on the couch, or simply holding her hand while walking together through the store. All of these things non-verbally communicate your love. They communicate to her that she is yours and you're thankful for it. Thank you. Non-intimate physical affection daw. Every day, our wives needs hugs, needs kisses, and to know na mahal natin sila. Affection. Hindi yung sasampak agad, ha? Gusto mo makuha yung gusto mo, kahit pagod, meron pang paalis ng pagod. Ano yon? Lambingan muna. Kahit nagluluto yan, lambingin. Dadaan ka lang, lambingin. Sarap na niluluto mo, honey. Sarap yata yan, baby. Excited na ako dyan. Yung mga ganun, kailangan nila yon. Because all of these things non-verbally communicate your love. Kaya kung hindi ka malambing, kailangan mong maging malambing. Bakit? Dahil pangangailangan nila yon. Needs nila yun. Hindi nila wants yun. Iba ang wants and needs. Ano kaibahan ng wants and needs, Prof. Jean, Carlos? Yung wants po, parang hindi kailangan ganun. Kumbaga mas kailangan bigyan pansin yung needs talaga. Yan. Na yung needs, kahit ayaw mo o gusto mo, sa ayaw mo sa gusto, kailangan mong gawin. Bakit? Because they need it. Kaya kung di ka dating malambing, Glenn, kailangan mo nang maging malambing. Because love is a verb. Hindi siya noun. Okay? Love is a verb form. Pag sinabing verb, ano yon, Glenn? Verb. Sa Tagalog, pandiwa. Ano siya? Nagsasaad ng kilos o gawa. Minemorize ko yun eh. Simula elementary. Albert. Ang verb, ang pandiwa ay nagsasaad ng kilos o gawa. Okay? So five things, madaling tandaan to. Babalikan natin isa-isa. What is number one? Anong pangangailangan ng ating mga wives? Sleep. Words of affirmation. Quality time, detailed communication, non-intimate physical affection. Ayon din sa book na to, mga bagay na kinagagalit ng mga babae, top 6 daw ay ito. Wala nang I love you after a few years of marriage. Saying harsh words, masasakit na salita sa mga babae. Malilimutin sa mga special dates and occasions. Mga causes yan ang kinagagalit nila. Pag-spend ng too much time sa gadgets, TV, friends, social life. Kailangan nilang maramdaman na iba na ang priority mo, asawa mo na ang priority mo. Hindi na yung mga gadgets na yan. Kaya ginagawa yan during singleness.
shy when expressing your feelings to your wife in public place? Pagdududahan ka ng asawa mo kapag hindi mo yan ma-express sa public place. Ha? Lalo na sa mall. Ayaw mong umakbay. Bakit? Meron ka bang girlfriend dito, sales lady? Not showing genuine concern to your wife at all times. So, pakita yung concern. Maglalakad kayong dalawa, huwag ayaan yung wife sa likod. Side to side naglalakad. Pag nahulog yan sa imbornal, magyala na ng mga wala yan. Ha? Pananagutan mo yan. Maging sa pagbaba, sa hagdanan, ha, husbands? Dahil pag yan na disgrasya, ikaw din sasagot. Ha? Imbis na may savings, eh, magagalaw. Because you failed to do your job as a protector. Okay? So in one word, what is your wife's greatest need according to the designer? Anong need daw? Prof. Jean, Carlo? To be loved. Yan, love. Yan ang pangangailangan nila. Kaya nga you cannot be harsh to them. Dahil sila ay emotional. Nasa Ephesians chapter 5 yan, 5 verse 25. Yan ang design nila. So now, dahil alam nyo na yung design ng bawat isa, yung partner ninyo, you know how to govern yourselves. Alam nyo na yung dapat at hindi dapat sabihin sa bawat isa. So loving your wife also means being there for her in sickness and in health. 24/7. Loving your wife also means that she is your priority. Loving your wife also means giving her correct guidance in life. Do not forget that. Kailangan mong maging equipped with enough knowledge para pagpunan ng asawa mo ng direksyon sa buhay. Dahil cultivators tayo, ang pagpapaganda nila ay sagot natin. Okay? Budget. You pay for your wife's beautification program. Kapag na-loss siyang si Jonaline, kanina ang reflection, Prof. Jean, pag na-loss siyang siya? Sa akin po. Ayun, di ba? Kung nung tinanim mo, siya nga anihin mo. Ha? Pag bonggam-bongga, laging blooming si Sheila, Aaron, blooming, kanina ang reflection? Kanino? Akin po. Sa'yo, di ba? Sa'yo ang magiging puri ng mga tao pag nakitang blooming lagi si Sheila. Ang galing naman ng husband mo mag-alaga. Okay? So, any questions so far sa ating mga napag-usapan? Any question? Naintindihan lahat? Walang question, ha? Thumbs up? Thumbs up? No question? Okay. So, in closing, I want you to remember that marriage is not about you or how you feel. Hindi na ito tungkol sa iyo. Tungkol na ito sa asawa mo. Pumasok ka sa marriage, kailangan mo maintindihan to. Hindi ka pinilit sa pagpapakasal, but you will be subject to God's relationship law. Yung mismong manufacturer, yung mismong creator. And according to Malakay, di ba pinag-isa kayo ng Diyos? Sabi na sa Malakay. Bakit kayo pinag-isa? Because he was seeking godly offspring. So imagine niyo na lang ang mundo kung bawat batang lalabas sa mundo ay ungodly. Yan ang purpose ng Diyos kung bakit niya dinesign ang marriage to be like that. Para naman hindi masira yung creation niya, para hindi masira yung mundong ginawa niya. Na ang tanging purpose niya is to be a paradise. To enjoy, for us to enjoy life on earth. Walang pangit sa kanyang plano. Walang paghihirap sa kanyang plano. Naghihirap lang ang bawat pamilya, nasisira lang ang bawat pamilya pag pinakialaman ng mundo ang design ng marriage, ang design ng pamilya. According to Harvard, they conducted a 75-year study on adults
that the happiest and healthiest people on earth are those who invested in relationship. Yung talagang nag-invest ng time, attention, focus, money sa loob ng bahay. Yun ang nabuhay ng matagal. Yun ang nabuhay ng masaya. So don't forget that. When you apply all these things na napag-usapan natin, you will become a wise man. Si Jesus Christ ang may sabi niya. The author mismo ng marriage, the creator mismo ng human being, siya ang may sabi niya. You will become like a wise man na tinayo ang bahay sa ibabaw ng bato. Dumating ang lindol, dumating ang bagyong malakas, nakatayo pa rin ang inyong tahanan, ang inyong relationship. So focus lang on your journey towards that happy family life you both want. Walang may gusto ng pangit na buhay. Everybody wants a good life. How to do it? Stay on course. That's your GPS, yung binigay ko sa inyo. Level 1 lang yan. The duties of being a husband and wife ay hindi natatapos sa session na to. You must search, get the knowledge, your job description as a husband and wife. Get that knowledge. Maraming sources, maraming materials. Wala ka dapat excuse. You only have to get it. Because your future is totally in your hands. Happy life, happy marriage, happy family is a choice. That's my kids. You're playing, giving time to them. Pag may chance talaga, I make it regularly. We go out of town because we are building good memories for the children. Remember, groom, fatherhood? Lahat ng anak ko lalaki. 7. Kaya I have a very big responsibility. So, I'm passing the ball now to your hands on how to build your better foundation for your family at home. The fate of the next generation lies in you, husbands, fathers. Kaya si Adan lang lagi kinakusap ng Diyos sa lalaki niya tinalaga ang mundo. So, want to know more about being a good wife, good husband, good father, good mother? Pag-usapan natin, you can still enroll sa next level ng inyong pag-aaral on your relationship. My sincere prayers for the success of your marriage. Palakpaka naman. Hanapin niyo ako dyan. Oh, nalito kayo. Ayan, di kayo kumikibo. I'm sure nalilito kayo kung nasan ako. Thank you for your active participation. And my sincere prayers, my blessings for your successful married life. So, short feedback naman sa ating mga pag-usapan bago ko papasukin si Father JP. Nain natin kay Doris, sa akin Glenn. Feedback po. Mga realization, natutunan ninyo? Ano ang naging realization nyo after knowing all these things? Apo. Communication po is really important. We need to be a good listener also, not only suggest of ano po yung nasa isip mo, matutuka din makinig sa partner mo para you can compromise po kung ano man po yung hindi nyo napapagkasunduan. Ganun po. Thank you, Doris. Glenn? Time naman po. Quality time. Para sa isa't isa. And then, respect din. Para hindi natin mawala yung ano. Para maging stronger relationship para yung mag-ano natin. Mas naiintindihan nyo ba yung relationship kung bakit nagkaka-problem ang ating society because of this presentation, Prof. Jean and Jonaline? Thank you, Glenn and Doris. Yes po, sir. Actually, we thank you po for this session kasi sobrang na-enlightened po kami. Lalo na po papasok kami ng married life. No? So, ang dami naming natutunan na definitely ma-apply namin sa married life namin. We have the answer now, di ba? Kung bakit nagkakahiwalay ang mag-asawa. Share it to others.
But most importantly, apply them. That's the only way you can be a wise person. Okay, thank you, Jean, Prof. Jean and Jonalyn. Jonalyn, you have something to say? We have learned po that the respect and the needs and the care for each other is the more most important in having this relationship. So for us to have a good relationship with each other between husband and wives, we need to have some time, respect each other, and give more care for each other. So yun po. Thank you, Ms. Jonalyn. Huh? Apply them. Huh? Apply. Amy and Albert, please. Ano po? For me, it's to be aware kung ano yung roles namin as husband and wife. And syempre, i-apply din yun. Especially yung sa needs ng partner po. Thank you, Albert. To summarize po, each of us need a companion lang. So we need to be with each other from day one for decision making and anything po. Mas malinaw na sa inyo, ha? Yung pinapasok ninyong buhay ngayon, ha? Yan ang aming role. Thank you, Albert and Amy. Sheila and Aaron, please. Best practices to be husband and wife and the things that we should do in order to prosper and enjoy our relationship as a husband. Yun po. I think we have the same understanding about this topic because in a relationship, there are times that there is a party that's quite dominant than the other. So in this session, we learned that we should submit somehow. We should have at least compromise on things that we need to, we need to settle. Because there are times na medyo stiff tayo as a girl. Medyo may pinaglalaban tayo. But in this topic, we understand we need to submit. Yes. Oh, thank you. Thank you. Thank you, Sheila. Kasi nga, pag susundin niyo yung mundo, talagang gugulo. Makukonfuse ka. Okay? You follow the manufacturer's instructions. Okay? Manufacturer's law. Para makamit niyo yung peace of mind. Okay? Thank you, Sheila and Aaron. Doris and Glenn? Finish na. Tapos na pa. Tapos na ba kayo kanina? Sorry. Okay. Lahat ba nakapag-feedback na? Okay? Thank you once again. So, pahinga lang tayo ng konting, siguro 3 minutes, 5 minutes. I-off ko lang. Enter na lang uli kayo para makat yung recording para kay Father JP. Okay? Lahat naman kayo, church wedding, di ba? Catholic wedding, lahat kayo? Yes. Ha? Yes, okay. So, dadaanan nyo talaga si Father JP. So, once again, thank you for your time. This is Papa Angelo, the Life Mentor. Ang aking lang request sa inyo, someday, kung nag-anniversary na kayo, huwag nyo kaming kalimutang i-invite. We want to hear yung good news sa pag-apply ninyo ng mga principles na natutunan nyo dito. We want to hear that. We're very excited to hear that. Because, remember, that the only key to be successful in every relationship ay nandoon sa Proverbs verse 24 verse 3 to 4. It starts with knowledge, then understanding, then application. And you will have a house full of rare and precious treasures. Proverbs 24 verse 3 to 4. Yun talaga yung susi dyan. Yun talaga yung key to be successful in your marriage. Knowledge, understanding, then application. Thank you and good night. Enter kayo uli sa Zoom, ha? After 5 minutes. Thank you, sir. Picture tayo. Picture tayo. Ready? 1, 2, 3. One more. Sa pa. Waki shot. Okay. Thank you. Marami. Father John Peter Sascon. Thank you, Sir Angelo.
Thank you, sir. Thank you. See you in 3 to 5 minutes, huh? I don't like.